ball. Gato. Ay, sa wakas. Yeah. Mukhang makapagsimula na rin tayo sa wakas. Welcome to the podcast. Ibang mga baby boys na mga kasama natin ngayon. Pero sa kanan ko, nandito pa rin, Barky Capacio. Lagi-lagi na ako nandito ah. Parang naman natin, Barky Capacio. Magingay. Magingay. Sa aking kaliwa, the great Dilarski. Woo! Wala pang ligo. Wala pang ligo. Wala pang kain. Wala pang kain. At sa aking harapan, Mr. J. Lord. Woo! Lord J, Lord J. Lord J, Lord J. Lord. Nababagal pa ako sa tabi ko. Nababagal. Wag. Not pala. Ano, bakit itong dalawang titignan mo? Lapit nyo naman yung mic nyo. Huwag naman kayo mahiya, mga sir. Lapit nyo naman. Ito, luwagan mo yung ano yung bilog. Yan. Sige, luwagan mo. Kamahiya. Okay. Okay. Hindi ko makain na ano yan. Okay. At asatahin mo. Yan. Sige, atahin mo pa. Sige, huwag ka mahiya. Ito, laban na to. Yan. Yan. Habang nagsasalita si, yan, nagaya si Mr. J-Lord, The Hatred. Ito guys, ang ating special episode ng podcast natin. Pinagsama-sama ko na sila. Kasi ito, dalawang inverter to eh, no? Dalawang introvert. Mga ano yan, balagbag yan. Pero balagbag. Pag naharapan ng camera, doon medyo nagiging shy type. Kaya pinagsama-sama natin. Supposedly talaga, sabay-sabay sana ang mga M3 boys. Ayan, si Coach Epsana, si Baloyski, si Kyrie. Kyrie, kaso nasa Indonesia sila. And then si Sir Bimo ay nagba-basketball. So, mahirap talaga. At mayroong isa dito nagsabi, na feeling niya makukompleto na lang kapag may namatay. So, wag naman sana. Oy, sino yun? Baka may matay lang. Baka ikaw yun, ha? So, bago pa natin, baka mapanis na yung lahat ng kwento since patagal. Halos tatlong taon na. Baka makalimutan na Dilar, eh. Tatlong taon na pala. Magtatatlo na. Nalimutan ko na. Bago pa magkalimutan, nagsama-sama na ang mga Onyx Boys. So, ayan. Si Marky, si Hatred at si Dilar ay kasama sa M3 Onyx PH kung saan hindi natalo up until the grand finals. Doon nalungkot. 0-4. Hindi nanalo. Pero bago ang lahat, simulan muna natin paano ba nabuo yung ano, mga Super Onyx. Etong si Dilar, ayan, matagal na sa Onyx. Ayan, loyalist yan. No, the general. Ang general. Tapos, ang kasunod si Sir Hate. Sabay ba ni Sir Hate? Sabay kami niyan. Oo, sabay. Kwento kayo, no? Pwede mo na. Tatagal na. Tatlong taon na eh. Kwento mo na yan. Tatlong taon na rin eh. Oo, wala na. Wala lang pa kayong mga tao dyan. Saka champion ng Onyx eh. Para malaman din nila. Sabagay. Ang nangyari kasi nun, nag-cover sa akin yung Onyx eh. Tapos si Sir Rap, dati pa niya talaga ako kinakuha. Sana kay Sir Rap. Congrats. Anong season yan, Rad? Tapos nung season 7, nag-pay mo kay Sir Rap. Sabi ko, Sir Rap, baka may slot ka dyan. Eh, nakuha niya na si Kyrie. Paras kayo ng role. Paras kayo ng role. Tapos nag-pay sa akin si Coach Rio. Sabi niya, G ka ba sa Onyx Post-4 ka? sakto nun, nag-trip-trip pa ako sa RG. Nagpo-post-4 post-4 ako. Nag-image ako. Tapos sabi ko, G ako, lakas ko mag-beach sa RG. Tapos ayun, nag-gina ako. Tapos yung si Sir Rap naman, bigla ako sinundo. As in, sa bahay namin. Sige na pinakawalan. Namin, sinundo talaga ako sa ano. Bilakura na. Sa may gate pa nga. Tapos, ang nangyari nun, exit pa ako nun. Parang ano, yun yung issue na ano. Ay, nag-issue. Sabi, maraming galit. Ang paalam ko, family bonding lang kami. Totoo naman yung family bonding. Totoo yun. Hindi ko lang alam na susunduin talaga ang sarap sa bahay. Tapos ayun, may tropa ata akong ex na nakaalam na nandun ako sa Onyx Bootcamp. Tapos ayun. Siguro, dala lang din emosyon si Billy kaya nasabi niya sa live yun. Hindi naman din kasalanan ni Billy pala. Oo, ganun. Nabigla lang. Kasalanan ko rin. Siyempre, nasa team pa ako. Tapos ano, nag-pay mo ako sa ano. Pero nung mga time na yun, wala kasi mga contract talaga mga guys eh. So, talamak yun. Pero, to be fair, nag-aayos naman afterwards. Sinayos naman yun. Napaganda naman sa... Nag-champion nga sila eh. Champion nga sila MBC dahil dun eh. Tapos, ayun. Parang... Next lang. Gumanda rin pa. Kumbaga naayos din. Pero kasi dati nun,
admittedly talaga mga ano yun, mga bad practice yung mga. Di naman na naulit yun after nun. Wala nung season after season 7 puro mga nag-contract na, nag-contract na rin yung Mexico. Doon natuto yung mga ano. Dahil dyan sa incident na yun. Pero nung mga time na yun din, sa, kung di ako nagkamali sa X, eh, talagang solid yung bonding. Pero hindi din ganun kataas pa yung, ano, diba, yung mga offer-offer ng mga time na yun. Pero talaga, yun yung solid sa X. Eh, parang kahit ganun-ganun, parang talaga yung bonding, no? Maganda solid yung bonding talaga nila. Ayun din yung nag-ano sa akin, eh. Yung offer. Oo, yung offer. Di mo rin naman masisi sarili mo kasi, ano kay. Bata lang. Bata ka lang. Ilan taon nun? 17, no? Hindi ka pa nang wala pa mo. Uy, gawin. Bata-bata pa yun, ah. Bata-bata pa yun. Uy. Isipin mo, napabilis na kamay, pinagluwi mo. Okay. Eh, paano ba si Kyrie? Nag-ano? Nag-Selena. Rafaela. Rafaela. Nakapasa sa Selena, eh. Rafaela, eh, no? Ano nangyari? Ba't naging, ano yun, posper yun? Ano? Gusto mo mag-jungler, ano yun, no? De idol ka kasi ni Kyrie. Si Coach Ray yata yun. Gusto mo mag-junglerin. Kagulo na noon nung mga time na yun. Bakit nga ba? Pero ikaw, nga no, ba't nga pa kayo nag-swap? Tinry lang yun, alam ko. Oh, tinry lang. Si Kyrie din nagsasuggest. Oh, si Kyrie niya, gusto rin ni Kyrie. Hindi parehas kasi ni Hate tsaka ni Kyrie mag-jungler noon. Parang mas priority nga si Hate nung time na yun. Kaya yun, nag-adjust si Kyrie doon. Nag-suggest din sila din. Siya naman. Si Kyrie din nag-suggest din. Sabi niya, kahit tank nga siya, Jesus. Naalala ko na. Tama. Tapos sakto. Tsaka nung nag-goal pa si 8 nun, pati si Margie, mas maganda yung laruan ni Margie nung time na yun. Kaya, season 7 na yun eh. Ano ba? Season 7 pa lang tayo. Season 7 pa lang. Matanong ka agad, walang iya ka. Season 7 si Margie, sinala ko si Margie nun, tank. Silvanas. Di ba season 7 yun? Di ba nandun pa ba si Iyak nun? Di tatlo kami gold lane nun kung ano. Season 7, naglaro rin ako gold lane. Sana ba si ano? Naglaro ang gold pero yung nung mga Just ML natin. Just ML, Silvanas. Season 7, ito. Si Jay. Tatang din ako. Yatch, Ayun, naalala ko si Boss Jay. Si Boss Jay. Medyo tumatanda na eh. Shout out Boss Jay. Medyo tumatanda na. May nag-alo-alo yung lyrics. Ang bilis mo naman mga kalimot, sob. Boss Jay, tapos si Yakno. Yakno, Hita, Odilar. Oo. Tapos si Coach Rio. Boss G-Wolf. Si Coach, ano? Si Coach Rio. Okay, shout out sa'yo. Shout out sa'yo. Ang idol, ang idol. Oh, idol ko yan. Gusto namin yan mga yan. Sila, ano? Sila... B1B2. Dalawang big one. Mga big boss. Sa bootcamp. Si Barbarian, tsaka si ano? Oy, di na big boy ngayon si Sergey, ha? Pag nakita mo... Titiklopin ka nun. Susuntukin tayo nun. Tiklop ka nun. Ang laki ng katawan yan. Shout out sa Boss Jay. Kinaltoan ako nung pabalingin ako ng Indonesia. Oo, oh, talaga. Makalilipad ka talaga dun. Pag nakita mo yun ngayon, shout out sa'yo, Sir Jay. Boss Jay. Tapos, yun na. Pag doon na nabuo. Season 7, medyo naging disastrous. Ang dami rin mga ano dun eh. Mga sad things na nangyari. Hirap din sa meta. Eventually. Kasi puro mga ano eh. Ganun. Tapos, ano ba nang ayun tapos si ayun shoutouts kay Iyak, no? Si Iyak din na eventually 'di ba parang siya mismo din gusto na mag step out noon kasi parang nakaramdam na siya na hindi siya ganoon kalakas kumbaga. Well, doon na dumating ang the great Yebsky na kinuha at na naalala ko pa yung speech niya. Sabi niya unang araw, sabi niya, alam ko 013 ayan. Pero ayun, nakita natin. Pero dumating din si ano, si Baloyski. At Baloyski, Bimo. Baloyski, ang daming dumating. Migo. Ryota. At si Novi. Bimo. Yun din gusto ko ano eh. Yung kay Serap eh. Sana bumalik sa original na ano, na player. Kaya nire-request ko talaga yun si ano, si Baloy. Baloyski. Yung dati. Oh, kasi si Baloy dating unang onik. Diba nawala na ngayon ano, si Labi. Season 4. Kaya nawala na si Labi. Tapos parang maganda pa rin pag may isa pang veterano, di ba? Kasi ang nangyari, nung paggalis ni Iyak, no, bukod sa hindi siya veteran din, ano din, ikaw yung natira, kumbaga. Lapit mo naman yung mic mo. Sorry. Siyempre, mga ano pa yun eh, si Iyak, no, siyempre, sobrang bata niya. Bata pa yun. Nag-season 4 kami. Sobrang bata niyo nung season 7. Oh, bata tayo lahat nun, si Jay. Si Boss Jay lang. Lahat kayo bata na kaya ano din eh. Parang yun din, sa emotions na hindi masyado na control. And sa discipline. So pagdating ni
Coach Chev, ayun, lahat na disiplina. Pati si Baloyski na disiplina ng mga naging, time na yun. Naging ano eh, naging leader si Baloy. Maganda ang mindset namin nun kasi yung, di ba 0-13 si Coach Chev? Parang yung mindset namin lahat. Inagawan ko na naman ito ng inumin. No? Kung kumbaga yung mindset namin lahat, 0-13 siya, kumbaga yung mindset namin, kailangan bawiin namin, gawin namin 13-0. Yun. Kaso, tama. Nagawa ba natin yun? Hindi na natin nagawa yun. 11 na. May talo tayong dalawa ata, alam ko. Apat gagawin. Apat ba? Sa TNC, talo tayo sa TNC. Ay, oo. Tapos sa... Si ano, naalala mo yun kayo, yung ayaw ka pag Moscow ni Baloy, si magkuklod pala. Madamot. Oo, oh, yun. Magkuklod pala si Baloy. Na-hospital kasi si Coach Chev. So, hindi kami nag-drop ni Baloy. Sabi ko, uy, Baloy, ako na mag-ano. Hindi, Irtel. Sabi ko, gusto mag-Irtel. Patray lang, patray. E di nilalaro ko na, handa na Irtel. Lintik na yan. Siya pala mag-ano, siya lang nag-trip sa mid, no? Nag-load, tripping, sabi ko. Nangyayate si Baloy, oh. Si Coach Chef din, eh. Ano rin, eh. Disappointed, eh. Oh. Ano yung kibat di mo kinamit yung Irotel? Tabo, wala. Si Baloy kasi, gusto mag-load, eh. Oh, noong huling week kasi na hospital talaga si Coach Chef nun. As in, literal. Na-dengue, diba? Dengue. Oh. So, ang pinaka nag-draft nun si Baloyski. Tapos, sa blacklist, isang beses na yung unang, ano yata, unang harapan, nag-funny. Talo ata kami. Oo, Estes. Binigay niyo Estes, then, tapos, nag-funny. May nangyari dun eh, hindi na-submit yung lineup. Ah, kami una naglaro, one game. Ah, yun, pero sila yung nakaisa, kami di kami nakaisa. Oo. Yung okay. Dapat maglalaro talaga. Oo. Oo nga. Tapos, ang nangyari kasi nun sa, first time magkaroon talaga ng malaking sub dun sa Onyx. Hindi kasi dati yung mga maraming mga sub hindi pa masyadong ano. Ah, yun yung first time. Yun yung first time na marami. So, tatlo-tatlo yung sub nun. Oo. Bali, tatlo ba? Walo eh, no? Ay, bali. Walo kami. Tank XP Gold. Oh, yun. Tama. Partner-partner. Partner-partner. Tapos si, eto si Hate na kapag jungle. Oh, jungle ako. Simula yan, simula. Season ano ba? Season 8. Simula yan. Si Flick yung jungler na isa. Hindi. Uy, ulaanin ka. Season na yun. Susuntukin kita. Season na yun. Season na yun. Walang hiya ka. Sa 8 pa lang. Sibol na yun eh. 8 pa lang ka ngayon. Sibol na yun. Saan yung bootcamp natin nung ano? Yung sa... Ameta. Ameta pa lang. Ameta pa lang pala season 8. Pamira ka naman. Naalala ko kasi yung ano. Yung nasa ano na tayo sa... Basag. Las Piñas. Basag. Naka-advance firing yung ano. Yung palitan nun. Oh, si Hate. Nung muna, laging jungle ako. Laging jungle. Tapos parang... Alam ko, nag-XP ka isang beses eh. Nung pares wala si Ryota. Yung nag-COVID do. Parang nagpapalitan kami. Mm. Palitan kami ni Hit na XP. Long-term lang kami nun. Ang sayo mag-XP nun, Tamus. Ay, oo. Laining lang yun. Papalitan na daw ako nun eh. Puro Tamus siya. Pinapakita pa sa akin yung mature suit. Mechanic gaya ko nun eh. Siyempre, Tamus si Ryota. Love trip. Oo. Kalkalan portion ng mga time. Tapos yung palitan. Hindi, ayun nga. Malakas yung palitan nyo nun eh. Parehas. 4-0 lagi yung scrim. Tapos parehas kami 2-0 ng Kyrie sa jungle. Tapos ang nangyari nun eh, si Kyrie mas consistent sa akin. Tapos alam ko si Baloy yung kumausap sa akin nun eh. Sabi niya mag-focus na lang daw sa gold. Mm. Kasi malakas nga si Kyrie. Ayun. Oo. Nanig ako sa kanya. Tapos, pero yung gold kasi nun, may ano pa, offlane pa yun eh. So, minsan marksman ka, minsan fighter ka. Chu, di ba? Chu yung mage. Hero may mage pa. Oh, may mage pa nun. Lahat ng ano pwede eh. Hero. Playable siya sa akin, kaya nag-gold ako. Wala pa nga tang actual gold nun eh. Wala pa. Pang gold, grabe. Ito, ang daming hero na ito, may isan pa nga yun eh. Oo, ayun, si Basag. Basag. Sino ba nagsabi na? Ikaw ata nagsabi sa akin nun eh. Alin. O si Kutchib. Pareha sa try ko daw saan. Tapos natripang ko kasi basag, mahilig ako mag-push. Mag-push, Mahilig ako mag-push lang objective. Oh, si Unggoy, tagwa natin Unggoy. Unggoy. Tapos, anong nangyari? Day 1 ata Omega. Yun, yung ano, si Tor Daro, wala si Keldra, yung ano si Keldra. Nasuspend? Oh, nasuspend. Tapos, yun, dire-diretso na. Pero yung preparations nun, madami pa mga pinagdaan ng mga malalalakot. Katulad na nagka-COVID. COVID grabe. 14 days, walang uwi. Wala nun. Walang uwi yan. Ang malapit pa nun, wala pa tagaluto. Pinapadalan. Tapos nangyari, nung nagka-COVID, nasa labas din ako nun eh. Yun so, talaga yung ano, hindi na pumapasok. Yun talaga yung chemistry, wala talagang buwi. Kahit ilan lang yung may corn beef, lahat, parang inisip na namin nun, lahat kami may COVID eh. Kay Redilar lang. Si Dilar, puta, nahiyayakap-yakap ko pa eh. Hindi ko alam. Siya pala may COVID, walang iya.
Yakap-yakap ko pa. Kala ko masama lang pakiramdam niya. Hindi, nung mga ano rin, nung mapatapos na rin yung quarantine natin, nag-ayakapan na rin talaga tayo. Hindi, nung una nga, nung hindi ko nga alam, kala ko masama lang pakiramdam ko. Kasi bahay. Magkatabi kayo ng tatlo. Tatlo kami ni Baloy. Ako gitna nila, kahit sinong gusto kong yakapin, si Delar, si Baloy. Magkakadikit yung kama. Okay, magkatabi talaga. Isang queen size. Yung ano, magkatabi talaga. Share pala kayo kasi dami. Malaki. Siksikan kami sa quarter. Pero lap trip yun. Kasi inaano ko nga si Delar, uy, nangyari sa'yo, ba't wala kang mana, nangihina. Gagalong ko, gaya-gayap ko. Puta, may COVID pala, putangin ako. Gago ka. Tilig sabi. Wala kang pala palasa. Kala ko masama lang pakiramdam. Nag-ano yun, no? Sub-test tayo nun. Ang tindi nga nilang dalawa ni Baloy nun, hindi nawa. Kayo si Delar, ako tapos si Baloy. Hindi, kayo ni Delar lang talaga, Och. Oo nga, sila lang talaga nag-positive. Si Kairi rin, diba? Oo, silang dalawa. Si Kairi, walang panlasa. Oo. Ikaw, ano ang wala sa'yo? Kumpleto ako dyan. Kumpleto ako dyan. Literal na nag-COVID. O, tas, alam ko, noong mga time na yun, wala din manager. No? As in, literal na puro mga ano lang, mga players lang. Coach. Alam mo nangyari nila ang timili nun? Umalis lang ha, numiwas na sa COVID. Pinapunta doon nila, no, Kalati Bamba. Doon na tumuloy muna. Kumbaga para di kumalat. Magkataon kasi nung may nag-positive, may uwi yan eh. Oh, yun, sakto. Eh tayo, di tayo natakot. Yung mga laban na yan. Tsaka so, nag-ausap, nag-ano yun, nag-usap-usap na. Para ano rin sa practice si coach din. Para di rin may intro yung practice. Kasi ang ganda na ng screen natin nun eh. Oo, dire-diretso na. Tapos malapit na rin yung MPL. Oo, papalapit na. Yun nga, tapos sakto naman na clear. Ayun, dire-diretso na. Bago mag-start. Oo, maganda naman. Tsaka wala rin kaso kahit may COVID ka, kahit MPL. Online lang naman yun eh. Online lang kasi. Ay, online lang kasi. Oo nga. Ang problema nga lang, syempre, pag masama yung pakiramdam. Diba, ang hirap rin. Tsaka, pero kinaya naman eh. Nangyari na yun ng dapat nangyari. Sa, umabot naman sa finals. Well, ganun din. Puro mga 3-0 din sa, ano, sa upper bracket. Ayan. At yun, na tinamaan ng malupit na view na ano? Blacklist. Na blacklist. Blacklist. Blacklist talaga. Blacklist. Kryptonite. Ano ba sa tingin nyo? Kasi, di ba, sobrang lakas nga. Eh, mechanical. Lahat ng player na siguro din lang namin alam paano sa solution yung game Lord, play yung Lord Dance lang talaga nila yung ano. Lord Dance yung magaling yung blacklist dun. In fact, actually, yung mga time na yun, hindi pa nga talaga ginagamit yung word na Lord Dance. Wala pa. Sila lang may alam. Sila lang alam. Kasi may alam. Galing to, naalala ko si sa cast naman, taong-tawa ako kasi sinabi ni, may nagsabi ng Baron Dance dun sa, ng ano, parang nadulas. Si ano yata, si... Si either si Manjin lang yun eh possible. Parang kasi 'di ba uso yun sa league. Sa LOL din dati si ano, si Manjin cha Shimbo. So kinorek namin ginawang Lord Dance na eventually. Pero hindi pa yun ginagamit sa broadcast sa ano pala naririnig ko pala sa mga pro. Pero ano pa yun ah, pa M3 na nga noon eh. MPLI na mga ganun. Yung inaaral na mismo yung ano, yung blacklist. Pero nung mismong M3 pa, hindi pa rin na wala pa rin talaga. Pa rin talaga. Advanced sila. Advance. Pero kung mechanics na laban. Pero, nung time nyo, advance din kayo sa strat nyo. So, mas sobrang advance lang talaga sila. Siguro, ano, kaya lang naman kami naging advance kasi pag sa mga scrim namin, di ba, kahit puro talo kami, marami kami natututunan eh. Ang dami na kami na-explore eh, hanggang sa, kumbaga, kabisada na namin yung mga pasikot-sikot eh. Kahit yung game namin sa in-game, puro freestyle. Wala talaga, walang sistema nun. Wala kami yun. Meron doon naalala ko yung Escobar family. Yung lang yung ano. Yung mga ano, play eh. May mga play. Yung Escobar yung double lane, level 1. Yun. Tsaka ano, kumbaga, tiwala lang kami sa drop ni Coach Ib. Kahit ano ibigay niya sa aming hero, laro lang na lang namin. Kumbaga, alam na namin yung sa isa't isa eh. Tsaka mainit talaga din kayo. At si Sir Bimo, mainit din talaga ng mga time na yun eh. Parang prime din yan ng mga time na yun. Kahit nga yung mga sabi, si Noe nung time na yun, si Miko nga eh. Si Miko, palong-palong. Meron niyang isang week na ano ko eh, natulong isang. Masasayangan ka nga sa, ano, sa lineup namin kung ano. Kung pwedeng pang main sa ibang team. Mga time na yun. Gets. Yung tatlong sub. Oo nga. Kasi nga, dami. Tapos yun, napagana lahat. Hindi ko maalala kung nag-4 scrims ba nun? 4 scrims? Hindi, no? 3 scrims lang. Hindi. Pero
Inisip ko, nalala ko, masipag ba kayo mag-RG nun pagtapos? Hindi, kung sino lalaro. Kung kahit sino lang. Kasi wala din eh. Wala kung din. Sino lalaro sa tournament lang. Ah, okay. Baka, kinabukasan, ikaw sa ano, Saturday. Mag-RG ba tayo nun? Oo, nag-RG. Warm up lang. Ano lang, 3 games lang yung 4 games. Namin yun, bago kami matulog. Lagi kami nag-uusap-uusap nun sa kama. Lahat kami, lahat talaga. Sa bagay, kasi doon ata nagkaroon ng rule na magkakasama na lahat sa isa-isang kwarto. Lahat ng player. Pati coach. Coach. So usually, nakaiwala eh. Lahat yun. Pagkagising. Oo. Ano yung connect-connecta yun connecta eh. Connecta talaga yun. Yung ligo nga namin may schedule eh. Oo. Si Marky, babangon. Next ako. Oo. Una ako lagi eh. Sino pinaka-late matagal maligo nun? Skyri, yan yung dalawang yan. Magkahiwalay nga yung si Arnel. Nagahit na nga si Coach Chip dyan. Dalawang pogi. Nagahit na nga si Coach Chip dyan. Coach Chip yan kasi si Coach Chip yung kasi Arnel lang. Dalawa siya. Doon sa may third floor ka natin. Naghihintay si Coach Chip. Napakatagal. Nakatulala eh. Dalawa siya. Nakatulala eh. Love trip. Oo. Ngayon, pagdating na, nangyari na yung sa blacklist, na-figure talaga nila tapos ganda ng momentum nila nun, tinala nila yung Omega. Tapos ganda. Tapos pag nung nakalaban na, ayun ang palitan kayo ni yung naalala ko yung finals, ang hirap lang nun, yung headset. Oh, yun, nagkaroon ng headset. Doon bumili ng turtle beach yung Onyx. Oo. Oh, tsaka ano ako dun eh. Ma-emotion din ako nun, trash talker din ako. Sobrang confident na rin kasi kayo yun. Confident kasi yun. Oo. Pero ang nakapagtakan, ay hindi kasi upper bracket. Tsaka sobrang waiting kami. Ganda lagi ng early namin. Eh yung plano talaga ng blacklist namin, kailangan hindi kami maka-early. Madepensa nila yung mga tower nila. Nalala ko yung finals, ginulo si Kyrie. Magdunod. Tapos ginugulo din. Matilda, no? Yung Matilda ni V. Blacks manggulo ni V. Ano, Mati Joe data. Oo. Suko na si Kyrie nun eh. Suko na si mahirap. Tilt na si Kyrie, laptrip ako kay Kyrie nun. Tatawang na tilt si Kyrie. Tilt na talaga yun sa larong yun kasi, diba si Kyrie pag nagulo dati. Sasakit ulo. Ganun kasi dati si Kyrie. Ganun natin lahat ng jungle. O naman, kahit sino naman. Pero ba... Tapos assassin ka pa. Pinag-assassin kasi yung jungle nun. So, pero hindi naman ibig sabihin tilt na nagwawala. Kalmado lang. Kalmado lang naman. Pero syempre, na-awit na. Makapag-farm. Nawawala sa laro. Nalungkot ba kayo nun nung matalo ko, syempre nalungkot yan. Pero kasi naalala ko iconic yung tinas niyo yung parang bakal doon eh. Hindi kami na champion. Parang syempre nalungkot, normal naman parang nalungkot na malungkot pero hindi naman yung sobrang lungkot na down na down. Parang pinanood pa nga namin awarding sa blacklist. Nakasuporta pa, harap nga pa, nasa harap pa nga kami ng blacklist noon, pinapalakpak na. Hindi naman siya yung parang pag natalo ka parang may magsisiyahan, parang ayaw na to kampe o normal lang naman. Parang ano lang. Masaya pa rin kami sa naging run namin. Babawi na lang kami dun sa next tournament. May M3 pa naman kasi talaga nun. May M3. May MPLI pa nga nun. Oo, MPLI. Ang after nun, so syempre nagkaroon ng MPLI. Noong MPLI, dun na nagkaroon ng konting kakaiba dun sa Onyx. Kasi biglang yung gold laner na si Sir Hate, iba na yung role bigla nung MPLI. Hindi pa MPLI. M3 na yung nangyari. M3 na nangyari. Pero MPLI, maaga na laglag eh. Ano ba nangyari nun? Nakambak ng RRQ. Ano yun? Nakambak kayo ng RRQ. Ay, di yung ano yun. Yung Lohi. Ay, yung wrong pick. Yung wrong pick. Nagulat. Dalawa tayo din, di ba? Kami Dilar yun. Lagi na wrong pick yung dalawang. Na wrong pick. Mag-ASM kami dapat. Mag-ASM kami dapat nun. 2-0 na dapat. Putik na yan. Basta nakalimutan, basta Esme na lang yung magandang open nun. Wait lang, nakalimutan ko ha. Kung sino ha. Kung si Marky, bawa ako ha. Ikaw yun, laging ikaw. Uy, buto ko. Sige. Tuloy mo. Basta nagkamali. Napindot si Lohi. Tapos nagpapanik. Dalawa kami nagtitigan ni Marky. Uy, yan lang yan. Para kami laglag nun eh. Tawa rin ako ang tawa nun eh. Sabla yan. Uy, ako kasi nakatuto ko na sa Esme. Parang... Nagano na talagang nagano na yung daliri ko kay Esme. Hintay ko na si Dilar. Nawapatuloy ng kalami Esmeralda. Sakto pa. Counter pa naman yun. Counter. Yung rock pick namin daw. Yung dami-dami pwedeng mauwang hero. Kahit nga Argus, kagamitin ko. Yung Argus eh. Ano yung bigla na yung hero? Sino yung nag-Loy? Si Baloy pa match nun eh. Esme kalaban. Oo nga po. Ah, okay. Si Bimotang. Kaya walang nag-expect sa amin sa M3. Kasi laglag agad sa MPL. Oo, tama. Nilalam na malakas kami ng M3. Laptrip talaga yun.
Tapos, nagkaroon nga ng change rule. Doon pala, oh nga, mali ako. Ano? Tsaka yung nagpalit na sila nung yung mga ice cream namin. Teatro yan, ano eh. Toto. Nag-gold pa rin ako. Tapos, dalawang post-4. Bago magsimula ang MPLI, pumipitik-pitik mo na. Mga 2 games. Ano? Parang i-adjust na talaga si, ano. Gustong tignan, gustong i-check ping kung okay ba yung lineup. At noong mga time na yun kasi, syempre, dating nag-postpone na si Hates, pero yung nilaro niya ng pro ay jungle. Ay, niya yung mga dati sa, ano, sa Onik eh. Nag-room ka ba nun? Ay, post-5 ka ba? Post-5 muna ba? O post-4 agad? Saan? Nung M3. Hindi, post-4 rin. Post-4. Tapos si Baloy nag-transition. Tank ano si Baloy. Mo, yun yung maganda nung... yung sa Onik, maganda sa Onik. Kasi, di ba, 8 kami player. Kumbaga, na-maximize namin yung mga, ano, yung mga sub, mga paikot-ikot ng role. Kumbaga wala kami sinasayang na ano. Si Kochev yun. Galing ni Kochev. Galing ni Kochev magpaikot. Hindi kasi yung si Kochev kasi alam niya yung ano, magaling siya kumapan ng mga emotion ng mga player. Strength ng player. O tsaka strength ng player. Ganun. Tama. At yun, yun yung nakita na parang possible na mangyari. Unfortunately, dahil walo, parang may naiwan. Pito lang time po eh. Anim lang. Naiwan si Migo tsaka si Ryota noon. Oo, si Migo tsaka si Ryotsky. Oo nga. Unfortunately. Kahit yung, ang malungkot noon, kahit hindi man lang sila napalipad, parang ganun. Mahirap. Kasi sa Singapore nga, mahigpit. Mahirap nila sila malipad. Yung COVID. Parang ano eh, willing naman mag-spend ata yung Onik. Siyempre, yun na yun eh. Nandun eh. Kahit support lang, parang ganun, pero unfortunately, hindi nga pinayagan. So, may ikpit talaga Singapore nun. Ano pa yun eh, COVID. Tsaka marami na si COVID sa atin. Kaya nga daba yung ibang team, ano, nung nag-enter tayo, 2 days lang yung ano nila. Pero sa atin, 14 days, 2 weeks. 2 weeks lala. Na quarantine. Oo. 14 days na quarantine. Oo. Okay. Tapos sa Indo. Napaaga sila, no? Oo nga. Tapos, oo nga. 2 days lang ata sa Indo, 3 days ganun. O mga isang linggo. Iba dun. Basta mabilis lang sa iba. Sino karoon mo nun? Kami. Karoon ko. Sige, kaya rin karoon ko eh. Tapos, tawag dito. Uy, pares matagal. Laptop yung sinabi nila magkaroon sila eh. Sabi namin, paano mo buhay ito? Puta, parehas hindi na, walang nagigisingan, parehas tulog. Parehas tawad. Paano yung, okay, so anyway, so just to clarify this, yung mga time kasi nung M3, pandemic pa, so dalawa lang allowed per room. At hindi pa pwedeng magpunta sa iba't ibang room for 14 days. Na, ano. Kasi nga quarantine. Pero so, tarantado kami nun eh. Kasi nung nalaman namin may mga team pala na nagsasama-sama. Una nag-i-scream pa kami nun, nasa Discord pa kami. Online lang kami. Online lang kami. Tapos unlag pa nung sa Wi-Fi. Sa Wi-Fi sa ano Lag pa sa nun, hotel eh. Putik na yan, ginawa namin, sama-sama kami. Nalaman namin. Nalaman namin ginagawa namin. Sama-sama na. Nung una yun, nung sa RRQ, nakita namin na hit. Ang dami. Putik na yan, lahat sila magkakasama. Mo, siesta, eh. Sumilip kami dun sa may balcony. Pagtingin namin lahat dun, nag-iossi ang dami. Walang iya, pero build na kayo dyan ah. Sabi ko, binalita agad namin ni Coach kayo, ay ni-hate kay Coach. Uy, ano, gukasama mo itong mga to. Niyayaya kami. Ayun, pagkatapos nun, labas na rin kami na hit, naglakbay na rin kami. Naging, ano eh, super tropa nyo rin yung ayun yung pinaka-close namin. Ayun yung pinaka-close namin. Kaya screen partner din namin yun. Lalo na si Skyler. Si Skyler. Kahit, pero nandun yung Onik nun, di ba? Ay, wala. Yung Onik. Nandun. Onik Indo? Onik Indo. Yung Onik, lagi rin namin kasama. Oo. Pero mas ka naging kako si RRQ. Pares lang, Coach. Pares lang. Nakalala ko nun, sinama niyo pa sa live si Skyler eh. Katabi lang namin ng room, kaya lagi si Skyler sa amin. Katabi lang kasi namin. Sa madaling yayain. Kaya ang dali yayain. Nag-translate yung pa yun. Onik kasi eh. Sa baba pa eh. Yung Onik sa baba. Eh, meron silang kaano dun eh. Kapler eh. Kampi natin. Si Dilarata. Kapler niya ba? Kapler namin. Katabi lang ata. Katabi halos, alam ko, katabi lang talaga. Cornering kasi, ibig sabihin mo magkakatim, magkakalayo ng room. Oo nga. Kaibang floor. At sinasama-sama na sa ano, isang hilera na eh. Pero nung time na yun kasi, pandemic, ang hirap talaga nung sitwasyon nun para sa... Buti nga, nakapag-compete pa rin yun, malapit doon, tuloy-tuloy. Kasi may mga teams na ano kaya, yung na-COVID talaga sila. Ayun, so, parang doon sila naglaro. Pero sobrang sarap ng buhay. Pero sa room ba? Sa lahat kaya ng series. Yung M3 ata yung pinakamagandang hotel tsaka ano yun, no? Sentosa. Si Boss D. Magsasabi niyan. Sa maganda tayo, ayan eh. M4. M4? Sa Indo? Sa Indo? Oo. Ayan na. Saan yun? Sa Senayan? Senayan, oo. Senayan yun, no? Ang maganda talaga yun. Napunta ako doon pero hindi ko matansya kung ano. Oo. Yun ganda kasi nung ano, sa Sentosa, sa Singapore. Kasi paglabas mo,
beach na agad. Ay, tapos may malaki. Ayaw, sa bagay. Ibang tayo. Sarap din buhay natin doon, gagi. Nakaano na tayo. Yeah, oh, sabihin ko, ano, yung Singapore ata. Ang oh, kasi, hindi. Oh, pero yung buffet, yung... Oh. May swimming pool na malaki, tapos may beach agad. Bangit lang doon yung pagkain, eh, paulit-ulit. Ah, yung pagkain lang. Doon na lang katalo siguro. Mga, siguro, nag-enjoy lang doon si Baloy sa pagkain, eh. Legit lang. Oy, teka, bago yan, ito, just to clarify, quarantine kasi noon, hindi tayo pwede, yung quarantine days, hindi tayo pwedeng bumaba para kumain sa, ano. Oh. So, nakapact. Pero nung time na ano... Na-trauma ako doon, pre. Ayoko nun eh. Legit lang ah. Nung nakalabas na tayo ah. Nung pre na yung sa ano, doon sa kainan. Grabe yun, si Bali umorder. Pati pandemic. Bawal na yung paulit-ulit. Bawal na yung paulit-ulit. Si Bali ginagawa yun. Nagbabalik-balik. Ispam ni Baloy. Ispammer. Eto ah. Shoutout. Sorry Baloy, ilalaglag ka namin. Ang taas ng bill niya noon. Oo. Oh, kasi 600 US din. Naka-ano siya. Magkano yung 600? 30K. Oh, 30K. Naka 30K siya noon. Kasi ang nangyayari guys, pag sobrang nagsasawa na din sa quarantine food, unang araw, pangalawang araw, okay ka pa eh. Ang sarap. Oh, Pangatlong araw, eto na naman, magsawa na talaga. Ako, admittedly, nag-umorder ako minsan doon, McDo. Pero hindi ang bill ko noon umabot kasi parang magpapabili ka dun sa League Ops eh. Tapos tsaka nila sisingilin pagtapos. Ang bill ko lang noon 5K lang. Sabi ko, grabe, ang dami ko na gastos. Malaman-laman ko si Baloy. Wala ko pala sa kalahati. Mainispam siya yung earbuds ba yun? Eh, yung salted egg. Yung fingers. Yung per fingers tsaka yun. Yung dalawang yun. Inispam niya yun. Mahal nun. Yung salted egg. Si Kochip. Si Kochip. Si Kochip. Pudre parehas. Si Kochip, syempre. Brat yun si Kochip. Binamikro niya si Baloy. Libre lang siya. Bili ka lang. Oh, bili ka. Hindi, hindi magaya si Kochip. Si Baloy ang lagi magaya. Dapat laki ni Baloy noong panahon na yun. Laging gunom. Oo, ngayon. Wala na, macho dancer na yan. Ang lap trip pa dun. Yan eh, malaki jabomba pa yun. Kwenta daw ni Kochip, pag kumukuha daw siya dun kay Baloy, parang masama daw love ni Baloy. Ang mahal ba lamang kasi? Ang mahal. Ang mahal lamang kasi talaga. Tapos gaganin lang. Pugutin lang. Oo, yun. So, yun. Yun yung mga konting mga kwento doon noong mga time na yun. Pero at naalala ko, nagsawa rin sa food eventually. Tapos noon, pwede na bumaba sa catering. Everyday, ayun. Bawal nga umulit talaga, sa totoo lang. Pero may mga, wala, mga Pinoy eh. Eh, syempre. Pasawa eh. Pag pwede pa umorder, order. May nahuli sa atin eh. Sino ba yun? Si Baloy rin. Baloy din yung nahuli. Nahuli. Diba, may nahuli na lang pag ano na eh, double order. Etong araw, nahuli siya. Kinabukasan, ginawa niya naman. Ang kulit mo. Siguro chinek lang kung mahuli pa rin. Hindi yan, mahuli yan. Hindi pa mahuli yan. Hindi ulit. Ulit. Nahuli ka siya. Gochip ba tayo? Hindi, iwan mo lang. Hindi, pag-usapan yung sa amin ni Gochip. Ay, kayo ba yun, Gochip? Hindi double order yung sa amin. Umorder kami ng hindi kasama doon sa may buffet. Pisa niyo yung tainan. Hindi. Sasabihin lang nila, hindi nila alam. Gago, diba kasi nakita namin nung una yun. Ginaya lang namin yun. Tayo pala, ginaya natin yun. Ba't itong mga to, ang dami yung order. Pero nung una, yung una, di ba? Hindi talaga natin alam. Hindi ko alam na may buffet. Oh. Doon talaga ako order sa madami. Hindi ko alam. Ano, maraming pagpipilian. Hindi ko alam na may ano tayo. Na may break doon sa labas. Putik na. Parang nakaiwalay kasi guys, merong paid. Na, kasi hindi lang naman. Yan. Siyempre hindi lang naman nag-M3 yung nandun sa hotel. May mga ano pa rin. Mga guess, normal may, na guest. May mga normal lang. Parang... nakaiwalay yung pagkain na pang players. Yeah, pang M3. Only yun, buffet yun. At sobrang advanced nga nun eh. I-order mo pa siya dun sa app. Andy siya, Andy. Pero alam QR, mo yun. QR. Yung QR code din. Mo pa ng mga time na yun. Tapos meron dun yung paid na part kung saan may mga steak, ganyan. Mamahalin. Mahalin ko ba? Doon ako umorder sa mga. Doon ako umorder ng ano. Nung... Ribs ano, ata yun eh. Ribs ata. Hindi, kasama yun sa ano natin. Yung mahal, yung ano yun eh. Yung steak. Parang tahong. Ano? Bali, masag. Oyster. Oyster. Ang mahal nun, nakita ako, walang iya. Hindi nagbayad ka? Hindi nagbayad. Hindi ko nga alam, hindi ko talaga alam. Hindi pala. Wala rin namang alam yung ano, yung order. Di talaga namin. Puta, si Baloy, kung ano-ano pa yung order namin, pinagalitan kami. Hindi pinagalitan, tinanong, are you from M3 Player? Ganun, tinanong kami. Yes, yung pinaano. Parang pagsabihan lang kami. Dito kayo order. Dito dati ako, yung order. Meron din naman akong semi-kasalanan nun. ang ginawa ko, nag-ano ako, syempre, may mapang caster na damit ako nun eh. So,
naka-formal ako. So, murder ako ng... Mga ninja to. Murder ako ng steak. Murder ako ng steak. Tapos, ayun, ano, kinain ko. Mag-isa lang ako nun. Lupit tapos, ka ni Scott. Well, ayun, edi, binigay naman. Ganun. Tapos, umulis na lang ako. Ganun. Parang James Bond. Parang James... Ayun, tapos... In a way, sabi ko, sige, pag siningil ako, edi okay. Nabayaran mo. Eh, di na siningil. Okay na rin. Ito ba? Yung meron pala ako nailala si Coach Jim. Ito yung latter kay Coach Jim din. Nope. Yeah. Kinabukasan naman, umorder ulit namin ni Coach. Eh, yun naman, ice cream na lang in-order ko. Ice cream, kumbaga, G lang kahit magbayad. 3 SG na yung mga 120 na lang yun. Tawa ko ng tao, order ako. Katabi ko si Coach, katabi ko. Order ako dalawa. Nung nalapitan ulit kami, hindi na ako sama dun sa may menu ulit. Alis ako dun, oh. Sabi ko, ilinis ako si Coach. Si Coach yung naipag-usap dun sa may ano, tama ko, tama. Sabi ni Coach, ikaw kasi, eh, order ko pa rin ang order eh, kulit mo eh. Love trip yun. Nung mga time na yun, ang naalala ko din, nung quarantine natin, mga Pinoy doon nagpapadala ng mga food. So, shoutouts din sa mga Europa natin. Si ate ka ba? Shoutout, si ate ka. Sinigang. Oo. Okay, kayo nakatikim na lang. Hindi ka nakatikman. Ang pinadala sa sila, Boss Gio. And si Boss Gio. Si ate Marjorie. Mga solid. Boss Gio. Oo, hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Nag-alaga sa amin sa SG. Hanggang ngayon, pagkatapos ng laban namin, nanunod yun. Oo. Nag-chat pa rin sa amin si Kuya Gio. Si Kuya Gio, tsaka si ate Marjorie. Hindi mo nga dinala yung ano yun. Uy, hindi mo pinalala. Sorry. Hindi mo pinalala. Ayan. Sorry. Sa Singapore, mararamdaman mo na premium yung event. Nakakatuwa nung finals kasi biglang may audience na. Noong mga time na yon, hindi pa ano yung audience. So parang syempre ang saya kasi parang season ano ba, wala season 6 7 8 walang audience. So parang nung mga time na yon. Actually, ano nga, half season ng 5. Simula 5 pala. O nga, kasi nag-all 9, no? O, so, tagal. Dalawang taon na walang audience. So, tuwan-tawa kami na, bilang caster din. Kaso hindi kami makapag-interact sa fans nun, eh. Kasi bawal. Maigpit talaga sa Singapore. Bawal nga mag-ingay nun, eh. Alam niyo ba? Kasi bawal sa migaw nun. Kasi nagbubukas ka ng bibig mo. Eh, syempre, di ba? May ano. Ah, okay. Pero narinig ko sigawan. So, tuwang-tuwa ako nun kasi Pinoy yun. Parang narinig ko sigawan. Syempre, di mo na mapipigilan nun, eh. Parang Pinoy lahat. Tapos kada makapatay ko. Pinoy talaga lahat. Sobrang saya. Ang dami. Nakaka-hype din, eh. Nung mga time yung M3, naalala ko, ay, syempre, hindi naman smooth. Kahit naman nung nasa quarantine, eh, nagkaroon ng mga struggle. Lalong-lalo na miss yun na yung mga na kapamilya niya kasi technically nung isang buwan hindi inyo makakasama. Tagal. In fact, ito, lalaglag ulit natin si Coach Jeb. Nag-decide nga siya mismo na yung fiancé niya nung time na yun, hindi niya nausap ng ano. Buong M3 yata. Pero hindi naman literal. Pero parang ganun. Sacrifice. So parang ganun din, hindi natin nakikita. Ang pinaka notable na naalala ko nun ay shoutouts kay Bornak. Kasi yun yung lagi yung yun yung ginagawa. Ano, ay, si Bornak! Ano Bornok? Hindi na aksi! Ganito kasi napa-aksi. Itong mga ito kasi napa-aksi bigla. Hindi tayo nalulungkot nun, Kay. Kada gabi, sumasaya ko ni Marky. Kada tapos ng stream namin, nanood kami ng kahit nun. Grand Finals. Yung stream nun. Yun yung kinakanta namin pag sa drafting. Nakakatulog ako ni Marky nang nanonood dun. Ano kanta ba yan yung Bornok? Pasensya ka na. Hindi ako makakapag-disis ko. Hindi ko alam kung si Dinner nag-aksi. Nag-aksi ka ba nun? Nag-aksi yun. Lahat nag-aksi yata. Si Kairi lang ata hindi nag-aksi nun. Nope. Oo, si Irie. Love trip yun. Talagang araw-araw ka ni Marky nun. Nag-ano pa kami. Love trip kami. Magkatabi pa kami. Nag-aksi kami. Tapos ano dyan yung stream. Kumakanta rin kami. Love kami. Diba si Coach Jeb? Ano, pag sa drop, inaayar na namin si Coach Jeb. Gusto niyang hero, pick niya na. Kami, kumakanta lang kami. Yung kinakanta namin. Kitain sa camera eh. Tapos may nag-feature nun eh. Parang kumakanta-kanta lang kayo. Sumasayaw ako. Masayaw kami. Enjoy lang. Patanggalan din eh, di ba? Si Baloy din eh. Kumbaka chill, pampachill din. Si Kairi lang siguro yung ano sa amin eh. Parang serious mood. Hindi kaya siya talaga serious mood. Hindi nainis yun. Hindi, natutuwaan si Kairi. Ano lang yun. Nantyanan lang yung bata ngayon. Kasi alam rin ni Kairi, tumantyan ng pagkunyari. Pag masyadong seryoso, mahirap din. Kasi pag masyadong seryoso, balance lang. Kumbaga siya yung taga-balance natin. Taga-balance naman yun. Pero 4v1. Oo, kasi si Baloy masaya din nun. Apat tayo nun eh. Oo, kumukulit. Si Kairi talaga yung seryoso talaga lagi. Oo. At yan na. Natalo sa Onik muna. Yun yung pinakaunang talo. First game.
Ang naalala ko naman nun na kwento ay si Kyrie hindi maka-retry kasi biglang maliit yung phone. Ah, oo. Hindi siya sanay. Hindi siya sanay sa phone. Pinag-warm up siya. Saan din yung ano dun eh, yung tempered glass nun. Tempered glass ko nun, nire-reklamo ko dun eh. Yung naka-ano, anong tempered ba yung magaspang? Hindi ay, nakamat? Sanay, nakamat? Oo, nakamat. Di kasi ako sanay ng ganun. Oh, pero hindi talaga ako sanay. Kaya, ang ginawa ni Kyrie, sakto meron ako nung ano, yung XR. Kaso yung XR nun luma na eh, nung mga time na yun. Parang same lang sa 12 Pro. Oo, kasi nasanay kayo Pro Max. Kasi yun yung sa MPL. Tapos biglang nung nipad na, eh, syempre, hindi naman ganun kadaling bumili nung mga time na yun. Ng iPhone. Masakit yun. Sakit sa bulsa yun. Oh. Konti lang yung may ganun. Tapos bigla pa magpo-pro. Gamit ko nun XR. Hiniram ni ano, hiniram ni Kyrie doon siya nag-warm up. Oh, tinantad niya 'yun nung araw na 'yun pagkatalo. Naglaro agad siya noon. Naglaro agad 'yun. Hanggang dulo. Naalala ko nga pinalaro ko sa kanya yung MCL namin nila ano. Nilaro niya. Di ano. Oh, ikaw din natin nilaro mo ikaw nag-tune noon eh. Ay, nilaro ko rin pala. Oh, kasi parang ano may bigla ako naglalaro ko noon tapos parang may kumausap sa akin na importante tapos pinalaro ko sa inyo. Tapos tuwan-tuwa yung mga caster, sabi nila. Ang lakas daw eh. Lakas ko daw bigla. Nagwala. Naging Dragon Ball. Super Saiyan. Eh, kilig na kilig sila. Kasi after nila na malaman na, uy, nakuluro ko si Kyrie tsaka ito si Hate. Ayun, tuwan-tuwa sila. Tapos, ayun, nag-adjust si Kyrie. After nung pagkatalo sa Onig, dire-diretso na. At nagulat. May konting swerte factor kasi upper, isa lang na mag-upper nun, di ba? Tapos makate pag nasa lower ka nun eh. Daming pagdadaan. Ay, malakas. Ang nangyari, yung Onik biglang natalo. Natalo. Sa, anong team yun? Sa Todak. Hindi, yung isa pa. O sa RRQ. Dalaway. Isa pa, hindi RRQ. Ano yung isa natin? Todak. Singapore ata. Ibo Singapore ba? Hindi. Ibo eh. RRQ yun, alam ko. Bibo. Bibo, ganun. Gog, hindi. Ayun nga, search mo. RRQ, Bibo or Bibo. Yung isang alam team sa RRQ. Alam ko, Turkish team yun eh. Hindi, ayun, naalala ko yan. Ayun yun, yung Bibo ata yun. Or RRQ. Ay, oh, Bibo Kid. Oh, ah, ayun Bibo yun. Bibo Kid. Basta yung isang team ng ano, ng... Cage Stars. Kaya, tignan mo nga. Pero Bibo sila dati. Oh, may Bibo sila yun. Sila ano yun eh, yung... Okay. Ay, ayun! Oh, naging cage. Sila. Oh, basa pang sabi pa sa amin dyan, cage eh. Pero sobrang crucial nun kasi... yung unang laban kasi o dalawang Onik versus Onik. Yung pinakaunang laban. Nung mga time na yun, syempre, mina-underestimate yung Todak, yung Cage Stars. Kapag top 1 ka dyan, ay pag nanalo yung, kasi naman nanalo sa Onik versus Onik, sure top 1, kumbaga. Nangyari. Parehas na talo. Parehas na talo sa Todak. Group ng blacklist pala dyan, parang napakadali lang nung group stage yun, Ano? Malbinas Gaming. Charred, ano? Tatama nga. Ayan, sila nung una yung Red Canid. Lahat naman nata, madali pa yung ano yun. Hindi pa masyadong ano. Kumbaga, in the PH pa lang yung sure top point. Siguro yung group D lang yung ano dyan, mahirap. Samba kaya. First time kasi nagkaroon na open, hindi naman first time, pero... M3 kasi, madami ng mga open. Nakuha nila si Bedel. Prime Todak din yan. Malbinas, ito yung ano mga Peru. Peru ba or ano? Kasama yan nila, Turkey, Luna. Turkey. Group B, tsaka Group D pala yung mahirap dyan. Oo, group of death yun kayo. Prime Todak din yan eh. Yung sa atin. Tama. Ang hirap niya. Buti nga, hindi laglagan yun. Buti tumanga yung Onik Indo. Oo. Totoo namang nakambak sila sa Todak. Tapos na tumalong sila dun sa ano. Alam ko si Cherry naka-ibul. Saan sila natalo? First 1-1 sa Todak. Sa playoffs. Sa Blacklist. Blacklist. Sa Blacklist sila. Ang taas ng momentum ng Blacklist nun dahil ang lakas na ako nag-indo nun. Haba nung ano dati oh. Haba nung ano. Yung ano, yung lap trip dyan yung nag-swap kami ni Delar. Alin? Naka-SP siya ako, paramis. Oo. Bakit? Nasa gold lane ako noon. Nasa gold lane siya noon. Ayun yung pinaka-laptrip. Kasi uso nga si Glue noon. Si Glue. Diba? Tama. Sa scrim namin, pag ako nagpaparamis. Di siya marunong paramis. Ako nagpaparamis. Lagi akong nagpapatay.
Tapos hindi ko ma-champion yung ulti niya. Kasi minsan, di ba, pag cooldown, nag-second skill ako, nag-second skill siya lagi. Papasok. Tsaka siya papasok. Ganun talaga. Siya ganun talaga. Si Marky. Ganun talaga. Ganun naman talaga. Pero, yung pinagkaiba namin ni Marky, lagi ako nagpapatay. Kumbaga, nakakatarantado yung sa amin. Gago. Ang dami kong patay nun. 07 na tao. Ay, baliktad pala. Patay. Saan kasi, baliktad pala. Siya yung palaging patay. Kasi papatay talaga siya. Hindi ako takot mamatay. Hindi siya takot mamatay. Ano lang ako, sacrifice. Kasi may passive. Ako pala yung naghihintay pala. Oo, no. Takot siya mamatay. Balistad. Kaya meron tayong kampe, malapit magparamis. Sino? Si Ryotix. Nag-winter. Oo, gago. Putang ina nun. Love trip yun sa ice cream. Oo, si Ryota. Ayun yung tawa kami yung tawa. Shout si Ryota, puta. Marami kami nakakatawa. Ano eh, funny moments nung ice cream namin eh. Iba-iba eh. Si Ryota yan. Isa si Ryota na nagparamis. Na ganun. Nag-ulti-winter. Ulti-winter. Balagtag. Dinatch yung ulti. Dinatch yung sarili ulti. Sama kami yung tawa. Alam ko na yun sa si Ryota nung kasi tawa tayo. Tawa lahat nun. Parang napadrip na siya. Ang ulti kasi ni Paramis nung dati, yung ano pa, naalala ko rin pala nung M3. Yung altar pa yun eh. Yung usong ko, parang butike. Yun yung ano, yung kakababa lang namin ng ano, aeroplano, tapos may ice cream kami. Ice cream natin ng BTK, no? Bad trip. Yun, bad trip si Kyrie. Ayo! Umiyak sa akin yun si Kyrie. Kasi, umiyak. Na 3-0 ata ng BTK. Tama ba? Na 0-3 kami. Na 1-3. Na 1-3. Nakaisa tayo. 1-3 kami ng BTK. Sa scream lang yun, ha? Mainit siya yung mga basahin mo. Mainit yun si Kyrie. Inaasar. Alam ko may nakaasar si Baloy o ikaw. Inaasar mo si Kyrie. Inaasar mo si Kyrie. Hindi talaga kami ni Baloy. Kaya nga, magkaduwa kayo ni Baloy. Kaya nababala sa inyo si Kyrie nun. Okay, bad trip si Kyrie. Nidurog siya ni Boba sa inyo. Eh, no choice si Kyrie. Wala siyang iyak. Ako rin, isa rin ako sa dahilan nun. Kasi yung dragon ko nun, coast to coast, nagdadragon. Puta, galing. Nasa tapo ko pa, nagdragon ka po. Bago kami lumipad nun, ang galing ko mag-yuzong sobra. Tapos yung pagkabagsak namin ng Singapore. May jet lag pa. Galing pa yung utak. Jet lag pa. Tapos, pero galit kami nun after nung scream. Pero nag-iyakan pa nga kami nun eh. Nag-away-away nun eh. Si Kyrie, umiyak din. Si Baloy din, umiyak din. Pero ayun yung maganda sa amin dati. Kumbaga na pa, after nung ano, nagbibisita kami, nagkukupa lang kami. Tapos pag umabot sa point na parang magkakaiyakan na, naiyak talaga kami na. Tapos pagkatapos namin umiyak, yun talaga, God mode talaga. Kahit sino ka scream namin. Sino ba pinamalakas na ano dyan, na team dyan, screaman nyo kami pag kakatapos lang namin umiyak. Mag-usap. Mag-usap kami. Pero malakas din talaga BTK nun. Kaya sabi namin. Lason talaga, gago. Tinalo nga nila yung blacklist eh. Kaya sabi namin ni Baloy, kami, pag nakatapat namin yung BTK, pinapangako namin kay Kyrie na. Walang iya, di nakapag-farm. MM Gods, talagang ganun na talaga place na limo basahin. Pero napakalakas siya marksman na. Granger, YSS. Oo, lakas talaga. Hindi lang siya ubro sa amin kasi sobrang dami na kami pangkotay. Kasi lahat ng mga assassin, panalo lang siya. Di ba nga nag-ano pa siya, napapost siya doon about kay Dilar? Di ba, parang sinabi niya, parang galit na galit kay Dilar. Oo, alam ko ganun na Dilar yun eh. Doon ba yun? Sa RRQ? Hindi, sa RRQ yun eh. Ganoon din lang, sabay, pagkatapos naman inasunggo doon, nakaka-okay na eh. Tabaliktad na lang. Hindi, natakot ako noon eh. Baka i-report yung Instagram ko eh. Ano yung uso yun, nag-report yung ano. Kung si Dilar, umakaya doon sa may ano, sa buka, titignan ko. Nakaganon. Tangin na mo, ano. Tapos, nag-okay. Nung may camera na. May camera na gumano, no. Okay. Tangin na mo, Dilar, gago ka talaga. Walang iya ka, laughter sa'yo. Ayun. Nag-trash to kasi yung RRQ ko kasi ano. Di, niyayabakan tayo, gago. Kasi yung aura nila. Totoo naman, pero dati talaga yung ano, yung nasa M3. Yung aura ng RRQ, sobrang dala. Parang sobrang seryoso na yan. Oh. Yun nga kasi pinaka-close namin na, ano, na team doon sa M3. Tapos yung nasa stage na sila. Nang-aura sila, nang-aura. Ang lakas ng aura nila. Eh kami din, hindi kami papatalo. Hindi kami papatalo. Tapos mga kupal pa namin, mga lo-lo kami. Sabi namin,
pare-parehas lang tayo pumipindot dito. Parang pare-parehas lang tayo. Eto, yayabangan din namin kayo. Maulit kayo, ha? Pero nung after naman nun, mag tropa naman yun. Pero first time kasi natin mangyari sa mangyari yun. Yung, grabe yung aura. Yung ka-close natin, tapos bigla tayong di papansin sa... Si Coach Eb, diba? Turo sa atin ni Coach Eb. Hindi, yun naman rin turo sa atin ni Coach Eb. Anong mga aura din. Tapos naririnig ko pa nang kaya, trash talker pa ako dati. Kaya tinatrash talk ko na, ano, go back to your country, anjing. Eh, alam ko lang, ano, nun, anjing go block. Wala ko yung alam ko kami, mure. Tapos, na, nag-indo na ako na ito. Nag-indo na ako. Puta, ganun pala kasakit yung mga... Sinabi mo. Pag nagsasalita ng anjing, tsaka go block, masakit pala yun sa kanila. Pag, ano. Parang ano nila, sobrang mura pala nila. Ayun, yung RQ, naalala ko after nun, tumatambay din with you guys. Tumambay kami yun sa maya, no? Saan nun siya yun? Ay, meron tayo. Kaya pag inuman kami. Lagi namin yun. Ang kasama namin naman sa blacklist nun, si Edward, tsaka si Ohip. Si Ajit minsan. Si Ajit minsan. The number one, si Victor. Ayan. Victor yun. Duo sila ni Ohip dun. Lagi may sabit sa amin na, yung ano, I'm homeless. Kinausap ako ni Victor. Tiyatanong niya ako. Oo nga, yun pala yun. Mutangin na mo. Ang pagkakaintindi ko nun, tiyatanong niya ako. Who you with? Sino kasama mo sa hotel? Kasi ako nun. Ang pagkakaintindi ko nun, taga-Sandawa ako. Sabi ko, I'm homeless. Kukupalin ko dapat siya, I'm homeless. Yung pala, sino daw ka pala kasama ko? Nag-friending ka na nun. Na-roomshield ako na. Napasama pa yung kupal ko. Parang kinarma. Kinarma agad ako eh. Pero masaya kasama yun si Victor na mga tanong. Kahit sabihin natin na, siyempre diba ano siya naging trending na toxic daw or whatsoever. Mangas lang talaga siya. Gangsta lang talaga. Tunay na gangsta. Gangster yung ano nun. As in legit na gangster talaga siya. Aura niya. Alatang gangster talaga. Pero ano yun, masarap kausap ko sa ano din. Parang Pinoy din. Tapos sobrang close nila ni Ohib. Yun talaga hindi ako makapaniwala. Oo, sobrang close nila ni Ohib. Parang every time na babalik ito sa hotel. Tapos syempre, tatambay-tambay din sa may beach or sa may swimming pool. Nagkita ko lagi. Lagi sila yung magkasama talaga. Hindi naging iwalay. Duo sila. Kaya, yun. Shoutouts kay Victor. Magkasama namin si Ohib. May plus one. Si Victor. Oo, nagkasama namin si ano si Victor. Kayo kasi niya. May trip pa tayo din. Nag-inom tayo sa ano. Sa beach. Sa may... Kasama rin sila. Inom din sila. Invite din ako doon. Nandun ako doon. Yeah, inom tayo noon. Mga kompleto tayo noon eh. Hinikin. Okay, hinikin no. Mahal pa yung beer. Diyos ko. Napakamahal ng beer na. Alala ko. Basta sobrang sakit. Anyways. Yan. Dominant run. RQ tinalo. May Evos ata yung isa. Basta puro 3-0. RSG. Puro mga 3-0. Tapos yun sa BTK nga. Yun pala yung kwento. Kaya pala mong palumpalo kayo yun sa BTK. Tapos puro counterpick din kayo nun eh. Natalia. Nagparsa na Natalia kayo. Nabaliw na sila nun. Oo. Nahirapan sila naman. Ang dami namin hero na. Binan nga yung chukot. Game 3. Inopen naman yung assassin ni Kyrie. Oo. Nakapag-lance. Talang ano sila. Ipit na talaga sila nun. Nahirap din. Tapos, nailala ko nun. Meta nun. Baliw di kayo sa meta nun. Although yung blacklist, may standard na rules na sila. Pag fighter out talaga si Edward, tapos marksman talaga si Ohid. Normal na, no? Tapos yun, typical heroes ni Wise, bigla may barat siya doon. Tapos utility. Then yung kay Haji, palitan Ibarza. Kayo, kakaiba, kasi kung ano ni hero nyo. Kasi literal na kakaitanong. Ito nagbe-betrix si Hate. Nag-aimo. Konti lang ata nagamit kong hero. Esmeura. Tapos ano? Uranus. Yun naman talaga meta nun eh. Yun naman talaga. Uranus Yuso. Pero yun naman talaga meta nun, tatlo eh. Pakito, panchito. Ayun, pakito din. Pero di ko ganun ka-comfort yung pakita nung time na yun eh. Nagbe-benig ka ba nun? Hindi, wala. Hindi, alam ko. Hindi ganun ka-meta yung pakita nun. Kasi your Esme, hindi kaya nung pakita yun. Pero pinakitoan kayo ng blacklist nun eh. Nagpakita ba sa atin? Yun yung nag-swap. Di ba pakita tinapat sa Lilia mo? Ano yun? MPL Season 8 ata. Di. Grand Finals. Di ba may tinapat sa'yo na pakito? Hindi ako yung pakito. Katapat nyo barat. Si ano? Si Edward. Ang ginagawa ng blacklist. Baliktad pala. Sorry. Hindi ko alam kung Grand Finals ng M3 or ano ah. MPL Season 8 ah.
for grand finals na MPL season ito, M3. Gagawa nila, nagpapalit sila ng ano, lane. Ayun, finals yun. Ayun nga yun. Ayun yung si Kel yung naging katapat ko. Tapos siya, nagpapalit na si Edward. Yun. Tara na nga lang, so, sa kanila rin una yun. Sa mga notable talaga na nalala sa Blacklist International at kay, ayun, sa ginawa nila, bukod sa strong mid na panggulo kay Kyrie, ang ginawa nila, kasi nakikita ko draft-wise kay Coach Ib, lamang na talaga eh. Lilia, talagang dinudurog si Ohib noon ito. Pero kasi, dahil sa counter yun, Marksman versus Lilia eh. Oh, talaga si Ohib doon. Tapos, naalala ko ito, di ba nagturuan pa kayo, nag-aral pa kayo ni Baloy kung paano mag-Lilia talaga? Di ba parang inaral niya pa yung pwestuhan nung sa lalagay bomba para makapang-freeze ng lane. Ang ginawa ng Blacklist, sa Grand Finals, nag-swap sila. So, parang yung game plan na mang early sa gilid para doon iikot yung Blacklist, parang ano siya, napurnada siya. So, parang yun para sa akin yung ginawang matindi ng Blacklist. Gulat rin ako noon, nakatapat ko, harit. Putik na yun. Uranus, ang sakit pa naman ano ng time na yun. Yung last game na yun, game 4 na yun. Yun nagpalit sila. Doon na, ayun na yung ano. Game 4 din. Game 4 na yung nagpalit sila ng lane. Wala na, Rafaela na ako. Wala na. Alat ang kryptonite kami, hindi na kami pinascore ng Blacklist. Naka-bane si Wise. Tapos yung ano, yung Barrett's ni Wise. Ni yung ano, bigla, mamamatay na, tapos bigla pa siyang nakatatlo. Or dalawa ba? Naka-double kill pa. Yung Wises ni Kyrie. Yung Wises ni Kyrie. Natamaan sa may kuto. Sa may kuto. Yung mga ganun moments. Parang... Para sa kanila talaga. Para sa kanila talaga. Pero, hindi naman din yun lang yung dahilan. Ba't sila nanalo? Dahil din sa Lord Dance. Dahil din sa Lord Dance talaga. Lord Dance talaga. Number one nila. Describe nyo nga sa mga viewers. Ano yun? Coach Wolf, yung Lord Dance, mga tinuturo ni Coach Bonchan, parang... Pag ikaw mismo nandun, parang madali na lang. Eh, pero dapat, syempre, chemistry pa rin. Sobrang ano ng chemistry. Kumbaga, tatanda mo na lang. Kasi may mga step by step din talaga. Yung tinuturo niya about sa Lord Dance. Kumbaga, ano mo na lang. I-execute nyo na lang as a team. Kasi pag individual, di rin gaganda yun. Pag individual, nyari, nagawa mo nga yung trabaho pero hindi naman nagawa ng ibang player. Ibang teammate mo yung ibang trabaho. Parang, baliwala rin. Marami pa rin madedelay na sitwasyon. Ganun. Kaya tugma sila. Tama. Kaya nung dati pa lang, di ba? Sobrang kung usapang chemistry, tingin ko Blacklist yung pinaka ano noon. Blacklist talaga. Oo, yung chemistry noon. Blacklist X lang kahit sila. Kumbaga kami dati, ang puhunan namin talaga noon, yung outside game namin, yung chemistry namin outside game. Tapos yung freestyle lang namin yung game. Mga ano lang, lane to lane. Sila talaga yung chemistry nila in game, ibang klase talaga. Iba yung last namin kami lane, kami lahat kami malasa sa lane. Pero sa ano, yung mga Lord Dance, yung mga team fight, di kami masyado. Ang malakas talaga mag team fight X tsaka Blacklist. Kaya nga, di ba magkaka, ang ganda ng laban ng dalawa. Ang nangyayar, baliw lang tayo eh. Tayo, mga baliw lang maglaro. Talaga magkakaiwalay. Yun talaga yung playstyle yun. Di ba, banana split nga. Kasi, parang kanya-kanyang diskarte. Pagalingan na lang. Puro kami, assassin din kami. Pero hindi na napapansin pag kunyari, syempre, alam na, confidences kami na ano, na sureing kami lagi sa lane. Overconfident lang din talaga. Overconfident kami sa sureing kami sa lane. Tapos ang mangyayari, magsasandwich na lang kami. Mga ganun. O, nangyayari sa finals ng M3 nun, akala namin ni Marky champion na kami. Nag-usap na kami nun eh. Nag-usap na kami ni, ano sabi ko kay Kyrie? Sabi ko, kay, akin yung laptop mo pagkano sabi na. Inaano ko na si Kyrie, syempre, confident niya. Para binubus mo na rin yung confidence kay, na. Yung laptop mo, akin na yan ha. Para pang-live na ako. Masasabi niyo bang confident kayo nung mga time na yun, nung mga, ayun, going to the grand finals? Na over, kayo, so overconfident nga. Nasobra niya, kaya ka pumangit eh. Kaya nga, no, hindi rin kami, kahit natalo kami ng grand finals, malungkot kami, pero, ano, tanggap namin kasi malakas talaga Blacklist. Tsaka yung momentum nila galing sila ng lower bracket, inaasahan nga namin manalaglag yung ano yun, yung Blacklist. Kala namin BTK. Kala namin ang mga kalaban ng BTK o kaya RRQ yung mga kalaban na namin ng Grand Finals. Kasi pag usapang ganyan yung mga kalaban namin, pag suntukan, lamok kami doon. Eh kasi, yung Blacklist, pag suntukan, may depensa sila eh. Kami, kumbaga, suntok lang kami ng suntok. Naano lang kami, binabaliw lang kami ng Blacklist. Tatakbol lang kami. Hindi na yung paglaban. Kabisado talaga nila kami. Tapos pag nasurvive ng Blacklist yung early, lalo ni mga early, eh alam mo naman yung Blacklist, pag nakakuha ng first turtle yun, wala yun, sunod yun, di ba? Ito yung notable din sa Blacklist International ng time. At lalo na ako kasi galing ako Dota, so medyo sanay ako sa ganito itsura ng bracket na playoffs bracket. So nakita niyo sa screen. Hindi ko na kailangan, hindi ko na de-describe sa mga viewers. I mean, hindi ko na mapakita sa mga viewers. Pero ganito na yung description. Alala ko pa, kinausap ako ni
Yael, si shouts kay Yael, mula sa Sponge ko wala kasi nanonood siya ng ano nun eh, nung advance siya ng Blacklist ng mga time na yun. Sabi ko, kaya-kaya na yun ng Blacklist, pero sila yung biglang may pinakamahabang path. Kasi kung papansin ninyo, pag nalaglag kayo ng upper bracket, tingnan mo yung dadaanan ng Blacklist. Tingnan mo, dahil dun lang sa pagkatalo nila sa BTK, tingnan nyo yung makatapat nila, Onyx Esports, Laglagan, biglang Cage Stars, ito, syempre, hindi pa experience. Tapos biglang RRQ Hoshi. Tapos, pagtapos nun, EVOS. Tapos, din EVOS niya, no? BTK. Yung mga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na series. Grabe yun. Bago makayo makaharap. Kayo, tatlo. Tayo. Ano tayo? Puro 3-0 pa. Ano tayo? Parang siguro kung natapat namin agad Blacklist, may chance pa kami. Baka magbago pa story. Baka magbago din story. Sa dyan talagang grabe naging momentum nila tapos mga naging katapat nila. Onyx Indo talaga. Ay, Onyx Esports talaga yung ano talaga. Walang, walang yaw din yung run nila. No? Tignan nyo yung run. 3-0 din. Ang lala. Ang lala. Kalaban nila, Onyx, Cage Stars, RRQ, EVO Singapore, tapos yung BTK nga na tumalo sa nila. Ganyan, ganyan ka kaganda. Kaya sabi ko, talagang super duper deserve ng Blacklist International. Grabe, ginapang naman yan. Ito din yung taon na ano din, puro lower bracket din mananalo. Kahit hindi lang sa ML. Pati mga Dota, mga League, puro mga lower bracket talaga yun. Tapos kahit sila, no, kahit nung grand finals, nung playoffs, ganoon din, lower bracket din sila. Uy, ngyari. Ayan. So, guys, dapat mag-watch party kami kaso itong, itong mga bossing ko medyo tumagal na konti lang. Pero mag-watch party. Pero try pa rin namin mag-watch party. Kwentong M3, ayan, pagkatapos nun, Seaball, awit din. Pero may mga tinatry pa nun. Bawal kasi si Kyrie nun. Bata pa si Kyrie. Bata pa, hindi pa siya 18. Pa. So hindi pa siya pwede. Maglaro ay si Boss Flick. Flick Boss Flick G. Pero jungle, jungle ako nung una, di ba? Wala pa kasi, nagja-jungle ka pa nun, nagja-jungle ka nun. Pero, nung lumabas yung balen, ikaw yung pinagbabalen na nagbalen ka nun eh. Then, ang alam ko, sumuko ako nun eh. Ah! Oo nga! Sumuko ako nun, kinawasap si coach eh. Oo nga. Tapos, sino post? Sino post for nun? Bimo balay? Balay Bimo. Oo nga, no? Mga pala na, ano pa si Sir Bimo. Tapos nung season 9, nagkaroon ng marami mga players. Tinanggap natin ang mga malulupit. May napakagandang ano din nun, Salvik. Timing. Oh, so, si Salvik, si Shybel. Hindi, si Salvik muna. Oh, Salvik, Salvik muna. Para sila ulo. Din yun, no? Salvik Flick. Si Shybel, no? Para silang galing, malakas. Galing din dati, no? Oh. Kaya lang si Salvik, bata pa kasi. Ah, oh, Salvik, pasaway. Pasaway. Mm. Meron siyang, ano, tatanungin nyo na lang si Salvik kung ano yung pinaka-memorable na moment ng buhay niya na nangyari sa ako. Hindi na lang namin sasabihin. Hindi na lang namin sasabihin. Pag-inan mo lang siya. Meron pa ata ako nun ah. Meron ka pa bi. Hindi, iba yung sinasabi niya. Maniwala ko sa akin. Hindi yan yung sinasabi niya. Hindi, iba yun. Iba yata yung sinasabi mo yun. Iba yung sa kanya. Ay, pero, wala. Bawal may picture nun eh. Wala na picture nun. Sino ba nakapanood nun? Iba yung sinasabi na ito. Walang nakapanood nun. Wala. Ako, nakadaan ako dun. Ako hindi eh. Nasa gaming room lang kami. Nakakaroon kami lahat. Ayaw nga na Salvik. Ayaw nga na sa kanya. Huwag natin mag-usapan. Mamaya na. Salvik, handa mo na. Hindi mo na medyo matanda na eh. Trending na yan. Hindi mo ka may pwedeng ano eh. Ang pinakamatatanda ako dun yung kay Flick G. Ayun, kay Flick G. Yung nangaraan na siya. Ayun, pwede discuss. Gamit niya yung cup ni Coach eh. Gitara ni G. Nakapolo po yan. Kaninang polo. Parang polo ni Coach. Black Coach. Pati yung ano, sapatos. Hindi, yung sapatos yan. Rubber shoes siya nun. Pero pinalitan niya. Hindi, 3-piece lang yun. 3-piece lang pala. Yung black shoes. Ay, yung brown shoes. Kay ano na yun, yung leather shoes kay Coach Black. Sobrang loko ni Coach Black. May binigay pa sa yung speaker na ano, pag pinimo, ano yung kinasab, may kumakanta eh. Oo nga, may kanta yun eh. Basta may kanta, may line pa na sinabi si Coach Black. Pagka bigay mo ng ganito, bigla mo sasabihin, ano, si Coach Black sobrang loko. Tapos gumana. Sinagot naman siya noon. Champion naman siya noon. Masulit yun. And si Flick G. Tapos si Bimo nandun. Si Flick yun ah. Baka nalilito ko yung Flick G. Si Flick ka rin. Si Flick. Isa ano? Anong team niya na ngayon? Season. Malakas mag-funny. Malakas mag-funny. Tapos, doon na tinanggap si Blapsy at si Mr. Robert. Yan. Trevor. Napakadapit mo, idol. Ayan, dalawa ngayon. Sobrang successful na.
si Coach Blatt, nakita niyo naman, ewan ko, nakita niyo sa screen. Sakto, sakto, pinag-isapan natin. At yan, si Kapitan Laboy. Ewan, tila ko, ang payat na ni Balay, no? Ang payat ni Balay. Ngayon, season 9, malungkot na rin. Pero, ang notable pa nun, tinalo niyo yung Echo. Hindi, diba, Omega, tatamaro nun. Ay, yung regular season. Ay, yung win streak. Yung win streak sila. Kasi win streak sila. Tayo sira lang ng momentum nila gagi. Binatuhan ka nila. Sinampal siya. Tinatrash talk. Ang lakas yung mag-trash talk doon. Lahat kami doon, tatrash talk dahil gigil kami doon. Nangyayabang. Nangyayabangan kami. Pero nangyayabangan ba talaga kayo bago mo? Hindi, nangyayabangan lang kami. Nangyayabangan lang kami. Eh, ganun lang naman ang... Ganun lang kami. Pagsali. Ganun lang sa prosin eh. Hindi ka naman nangyayabangan, pero pag nangyayabangan ka, syempre, tatrash talk. Tatrash talk, syempre, nangyayabangan nila mga kalaban nila. Ganun turo sa amin ni Coach. Mayabang kami sa in-game, pero pag sa outside game, nasa kanila na yun kung... Gusto suto, ano kay lang. Eh, tropa niya rin. Tropa niya rin kasi yun. Yung tiyatrasyon namin. Tropa sa natin. Sa kanila na yun kung pe-personalin nila kami. Pero yung intention lang namin nun, in-game lang talaga. Tropa na, ito kasi. Kaya kunyari, si Yawi. Diba? Oh, tropa ko si Yawi. Si Yawi nga yung target yung dalawa niya ni. Pero pag sa in-game, nagtatrasyon kami ni Yawi. Sino target? Si Baloy. Si Baloy. Si Baloy. Ano, tal? Ano, para ganun. Kasi Tristan na tawag niya kaya na yun. Nakaganon pa niya yun. Nakatrust ako naman. Rinig namin yun kasi ng caster. Kasi wala kong audience. Si Tremar, tsaka si Yawi. Kaya tayo balas nung entry, nung scream, gago, doon tayo nag-away dahil sa kanila. Ano yun? Sila yung kalaban natin nun, si Tremar. Well-played lang well-played. Na-bad trip ka. Hindi, si JM yun. Hindi, si JM yun. Gagi, Echo nga yun. Echo yung kalaban natin yun. Kaya balas na simula nung M3. Oh, Echo yun. Pagkatungto ng season 9, target na natin sila. Gigilagin tayo. Alam ko kasi may nakaawa din na dealer si JM. Hindi pa natin nakakalaban si JM. Hindi, nakaawa niya yun season 8. Hindi, wala yun. Matagal na yun eh. Wala, ay, tryout lang yun. Tryout lang yun. Hindi, nagta-tryout tayo. Tapos ano, question mark ata ako ni JM. Hindi ko maalala kung si JM yung question mark yun. Good game ka. O, tanongin natin. Sana mag-comment si Lord JM o si Tremar kung sino sa kanila ang tinrush talk nila. Kasi JM yun. Pero saan, wala naman eh. O, pero yun. After naman wala. Hindi ba? Bantrepin lahat dati. Pero naalala ko noon kasi tinrush talk din kayo naman ni Kelra. Na, yun ang nagulat ako. Medyo semi na culture shock ako noon kasi alam ko close kayo talaga with Kelra. Lalo ako din tinrush talk niya noon lang. Ano, umiyak kasi parang first na ano namin lang harapan. Tinrush talk na ako noon. Nung season 9 kasi guys, unang beses nagkaroon ng kalaban, hindi na online bigla. Mainit lahat yun. So nag-aarap, ayun, iniyakan ka ni Kelra. Oo. Pero pagkatapos naman noon, sabi sa akin, joke lang yung kuya. Joke lang yun. Joke lang, ano lang, laro lang. Nakakamiss nga yun, putik. Parang masarap man trash talk na lang ulit ngayon. Parang biglang lumakas ako. Lahat yun, ano, kahit solo kill, sila nuts. Sinagisigawan yun, gaganon pa sa akin. Oo, trash talkan talaga nun. No season 9, walang hiya. Sobrang init lang lahat ng player nun kasi first time ulit yung offline. First time magkakita. Kaya ganun yung mga player. Lagi nga akong pause din pagpatapos na yung linggo. So, pero at the end of the day, wala naman talaga actual feud nun. Meron ba nag-aaway nun? Wala. Tropa talaga lahat. Mabait pero pag ano, trash talkan. Nakaka-apekto rin kasi yun. Hindi naman narinig. Hindi naman narinig. Mga pa-pipe lang din sa player. Isa sa inyo. Sa amin. Ako yung trash talk. Pa-pipe lang din sa... Makita mo lang gesture. Doon ka lang mainis. Pero di mo maintindihan kasi di mo maintindihan sinasabi. Kaya di ka mainis. Sa bagay. Ayun. Season 9 nangyari. Sobrang tagal na po. Panalo sa... Saan ba? Playoffs ba? Playoffs. So. Next play. Uy, oo. Yung matagal yung post na tayo napagod. 2 a.m. Walang hiya. Sobrang dami. Pagod na pagod kami nun. Wala kaming preparation nun sa RSG. Dahil sobrang pagod kami. Ang tagal namin nag-aantay. 3 oras ata. Na momentum na lang din tayo. Malakas din talaga RSG nun. Oo, pe. Chapos yun. Malakas talaga. Malakas talaga. Ano yun? Super prime niata nila yun. Super prime nila. Lahat ng players na prime. Kumbaga yung career nila. Sila Eman. Pero sayang lang. Hindi natin nalaro yung totoong. Oo, gago. Pagod na pagod kasi tayo nun. Baliw. Puyat. Yun din. Hindi namin na nalabas. Sa tingo, di pa rin tayo mananalo. Pero mas papalag. At least hindi 3-0. Nagkatalo tayo, Omega pa kalaban natin. Lagi tayo. Naalala ko doon yung Cupra ko.
Di ba yung Cupra ako? Pag, ba't ka naka-Cupra nun? Naka-Cupra ako panalo nun. Panalo sa ice cream, nanalo sa ice cream. Ah, isa scream namin, 100% win rate yun, di ba? Na-scream namin. Cupra? Oo, offline Cupra. Na-scream namin RRQ nun, BTR. Kung sino-sino na-scream namin, lagi kami nananalo. Maganda yung Cupra niyan. Kasi, Cupra ba? Hindi ko ma-imagine, Botek. Hindi ko kasi naalala pag talo. Isa scream kasi, pinagtatawanan lagi natin si ano, si Baloy. Di ba yung Cupra ni Baloy? Hindi kasi malapit si Baloy mag-Cupra. Sa M3 pa lang, sa M3 pa lang. Gago, pero pag mainit. Pero nung ano, nung naging mainit. Mayroong isang araw na sobrang init niya. Sobrang init na Cupra ni Baloy. Oo, oh, naalala ko. Dago, yung wala si Coach Chef, kamiting niya yung ano, yung Olic Indo. Ayun yung natin tayo, wala si Coach Chef. Tuwang-tuwa ako na. Ako rin, tuwang-tuwa ako na. Tapos hindi na panood. Hindi na panood. Lahat tayo nung tuwang-tuwa, di nga tayo makapagbukos sa laro dahil tao tayo na tao. Tao, sobrang ganda ng muna. Lahat ng first kill ni Baloy. Lahat ng talon. Walang ano, walang sablay. Uy, sino yun? Kaya lap trip talaga kami nun. Sige, tuloy niyo lang. May ito ba tawag? Ayun talaga yung masakit yung tiyan natin. Nung, kasi last game natin yun, diba? Si Coach, may meeting. Talang apat tayo. Kahit na si Kyrie, tawa rin yung tawa si Kyrie nun eh. Pagkatapos nung magod tayo kakatawa eh. Tawa lang tayo ng tawa nun. Sinasin natin, Ebos yun, diba? Ebos Indo. Oh, tawa. Basta magaling, Basta alupit na team. Alupit si ano nun, si Baloy. Parang nag-super saiyan si Baloy nun, tawa tayo ng tawa talaga. Una kasi yun, di ba? Buong week, puro Cupra ako nun. Puro Cupra, X-Pilane ako nun. Cupra gods. Season 9 na yun. Season 9 yun. Hindi ko ma-imagine. Hindi ba yung mga Cupra? Oh, sabi ko. Eh, una nun kasi ano. Sabi ko, oh, Chev nun, ano. Try lang natin itong Cupra. Oh, kasi sa RG, ginagamit ko. Tapos, tapos sabi ko, parang makapasok to. Kasi mga makukulit na mga... Ah, naalala ko na. May nag-Cupra sa ibang region din. Si Boots ata nag-Cupra o ano? Si Boots na, si Boots nga. Oh, si Boots. Pati sa Boots Malaysia. Malaysia oh, meron din. Oh, may nag-Cupra. Sabi ko, putik na yan, no? Lumitin natin to, putik na yan. Ang ganda nung pano namin, performance namin. Kaso nung kalaban namin umayagin nung playoffs, ang hirap mag-Cupra. Parang ano, syempre. Last din nila, no? Last din nila, no? Last din ng Omega. Mike Boss. Sige, lapit mo lang sa'yo. Hindi, okay na yan. Yan. Last din ng Omega nun, tapos ano. Tapos parang gusto lang rin namin lilabas yung Cupra. Last game na yun eh. Last game na. Share ko na yun eh. Pero main, ano talaga, malakas din talaga sila nun. Like, Kelra, nakikita natin, naramdaman natin, sobrang lakas nung time yun. Ano, hero ni Chuck, no? Chuck, naalala ko, biglang umingit si Rensho nun. Sila. SRG, Chuck Omega. Omega. No, biglang lumakas din si Rensho nun nung katapat ko. Tama. Biglang parang mag-super saiyan din. Mag-super saiyan din. Tapos, ano eh, naka-adapt din si Ryzen nun eh. Oh, lakas din din. Lakas din. Ilan lang yung naka-adapt sa meta ng jungle. Tatlo lang sila. Chu, Ryzen, Demon Kite. Si Kaltisi rin. Tsaka si ano, Kyrie, hindi na gano'n. Hindi nag-adapt sa meta. Natang jungler, diba? Sakto. Magandang... Sino mo jungle ng season 9? Ayun, Carl. Carl sa taas. Madaming din nag-adapt. Si MP, tama, saktong-sakto. Oh, si MP, Karina sa MP nun. Puso din Karina nun kasi si MP. Auto ba na tayo ba rin? Damage Karina yun. Si MP. Oh, last mo Karina nun. Karina. Hindi yata natin in-open yung Karina ni MP. Pamban talaga. Pamban talaga. Nalala ko na. So, notable nga talaga nung time ng season 9, ang pagkakalaglag nun, nalala ko, is hindi na nakadap si Kyrie. At eto, may podcast ako before na sinabi din naman ni Coach Eb. Si Kyrie mismo nagsabi na, ano, Coach, palaro nyo na si Flick. Eh, ang problema, hindi naman naka-line up si Flick noon. Ah, oo. Tama. Wala pang MDL noon. Plano naman talagang i-MDL sila. Kasi ayaw na talaga mag-adapt ni Kyrie. Ayaw talaga. Gusto niya talaga ano lang. Damage. Ano, naka-ready pa naman yung D-Rot ko na naka-petrify nun. Tapos ano, pure damage. Yung mga nangaka-cancer na. Oo, tapos go-combo yung sa assassin, no? Mga time na yun, combo. So, nangyari. Hindi, combo sa utility yun. Ay. Yung nangyari, yung mga... sa mga... Hindi, walang Fred rin ng Barats. Ano, Barats pala. Barats tsaka Akai. Combo pa naman yun. Pag nahuli ka, tapos ka talaga. So, ang nangyari nun, nung nag-adapt na si Kyrie, nag-Barats siya, biglang may Ib na katapat. So, parang talagang sobrang salam. Hirap, no? Sobrang salam. Barats mati si ano nun, sila Chaknu. Malakas sila nun. So, naalala ko to na nangyari kasi nagkaroon ng issue nga na parang ba't hindi makapag-adapt. Nung season 9, kaya natalo kasi hindi nakapag-adapt si Kyrie. Tsaka, syempre, hindi lang rin kay Kyrie kasi may kanya-kanya rin kaming problema, individual problem namin. May mga ego sa amin. Hindi rin naman namin alam laruin yung tank dyan. Asa team naman kasi yun nilalaro. Hindi lang rin si Kyrie. Pero kasi, nung time na yun, yung mechanics din, lakas din namin. I mean,
Kumbaga, tinatalo pa rin namin yung meta na yun. Kaya lang kayo nanalo kasi magaling kayo parang yun. Sobrang lakas lang din talaga ng mga naka-adapt sa Pinas. Kasi nalala ko kahit yung pagkatalo nyo dun sa, ay pagkapanalo dun sa next play. Din yung mga ano dun, yung mga nagpa-pranko nung playoffs. Ayun, yung pranko na Bea, na-battrip yun. Ayan, last ni kay Lara Magbea. Tapos Atlas yun, Atlas Franco yung labanan nun. Atlas Franco lang. Eh, si Bolo, hindi naman catcher. Hindi siya catcher. So, lahat talaga struggle nun. Marami talaga. Buong team talaga. Hindi lang lahat. Hindi lang si Kyrie. Nakikita lang si Kyrie kasi siya lang nag-assassin yung panahon na yun. Eh, di ba uso nun kay, ano yun? Baby Goldlain ba yun? Eh, hindi naman tayo mababy nun. Marks si Mark yun. Ayun, nirequest ko na kay coach yun na ano. Tsaka comfortable kasi kami nga, no? Yung parang... Nandalaro pa rin kami kay Kyrie. Kumbaga, doon pa rin kami naglalaro kay Kyrie. Siya pa rin yung focus namin. Tsaka comfortable kami na, no? Na si Marky, hindi niya na kailangan ng katulong sa Lakers. Kumbaga, nasanay na kasi kami doon sa Lakers. 3v1 si Marky, 2v1. Kaya niya na solusyon. Kaya tulungan yung company, yung kalaban ni Marky. Eh, lilya ako ng panahon nun. Lilya Harit. Kaya talaga mga 1v2 nun. Pero yung marksman ko, ang hirap na nun. Pag marksman ka, 1v2. Kaya buong team yung naiwan. Hindi lang si Kyrie. Totoo. Tapos, ayun, biglang, tanalo na nga, nangyari na ang Exodus. Kaya ko lang siya na-bring up kasi na-mention yun. Tapos parang, pag yung first season kasi ni Kyrie, dun sa Indo, at alam natin na malapit siyang assassin, pero util yung meta nun, at ang galing pa rin niya. Yun kasi yun, yung parang pinaka-lesson yun eh. Ayun na yung lesson yun ng season na yun. Dalawa sila yun, si Carl din, di ba, na-apektor din na meta. Champion din sila. After nun, nung 4 siya champion. Pero nung season 9, hindi rin siya nakapag-atap dun sa tank. Yun, para sila ni Kyrie nga. Para sila ni Kyrie. So parang nalit. Pero naging lesson sa kanila, season 10. At least gumanda yung ano nila. May lesson talaga na nangyari. Ayun. At season 9 na nangyari yung The Great Exodus na tinatawag ko ng Onik. Pag unang-munang nagpaalam ay si Coach Eb at si Kyrie. Nagkagulatan pa na sa... Swimming, wala akong kaalam. Alam na pala ng iba eh. Yago, tayo. Lahat ng player di alam. Tayo hindi natin alam. Nag-banding pa tayo sa bataan eh. No? Lahat ng player di alam. Tapos, ang nakakaalam lang siguro sila mga coach lang. Yun. At nagkagulatan talaga noong time na yun. So, grabe iyak ko nun. Galit nga ako nun eh, no? Just to give context, yung announcement kasi na out si, na angat si Coach Jeb at si Kyrie. Outing. Ay, sa isang outing. Sakto. Yung outing pa nun, enjoy lang eh, no? Ano pa, parang, punta kayo lahat kasi may manlilibre yun pa yung ano nun. Parang wala kang gagastusin. Kasama pa nga mga jowa nun. Invited mga jowa, ayun. Karaoke and everything, lahat talaga kompleto, buong Onik family, kasi ang thing kasi sa Onik, pati yung mga jowa noong time na yun close din. So parang super duper close talaga lahat, at in-announce na nga ang malupit na balita, pinakaunang beses na merong import, at masasabi ko Onik talaga yung nagsimula nun nung mga import na yun, nagpakala talaga. So the story is, nandun na nga, maganda yung offer kina Coach Jeb at kay Kyrie. Parang napakahirap talagang hindi alin. Hindi talaga. At ayun, syempre, ang buong barangay, naiyak. Naiyak talaga, sa hindi talaga, iyak talaga. Galit nga ako nun eh, no? Nakita niyo ako. Paano galit? Kumakit ako mag-isa sa kwarto, tapos nila ko yung kwarto. Galit ako nun. Sige, galitan lagi eh. Tapos ano, umiyak ako. Tapos pagkatapos ko umiyak, bumaba na ako. Malungkot lang na lang. Ang bigla lang din ako. Malungkot lang. Ang gandulit. Sobrang lungkot nyo nun. Lungkot na. Tagal nung iyakan nun eh. Parang maoras din eh. Tsaka ano, bawing-bawi ka. Bawing-bawi rin ako ng season 10 talagang. Gigil na ako ng season 10 bumalik. Lahat kami. Sado, putang ano, pagbalik ng season 10, wawakwakin namin to lahat. Maghahandang-handa na kami. Nakapag-reset na, okay na. Parang gigil makabawi na, sa season 10. Kasi nga ganyan nga season 9. Pakit kasi nang nangyari season 9. Tinatry pa natin ayusin yung roster eh, no? Pero pero parang lahat na rin kami. Parang gusto na namin maglipat ng team. Ayun, so nangyari, umalis sila Coach Jeb. May mga siguro weeks nag-practice na pwede pang mag-MPL season 10 or pre-season 10. May tryout yun eh, no? Sino mga tryout nun? Si Kosei yan. Ang nakuha natin nun. Si RTC. Last si RTC. Kosei. Yan.
Si in tryout ba si Rad? Tapos, hindi, no? Ayun lang, yung tatlong lang. Jungle na si Hate nun eh. Mm. Oh, jungle na. Ready na nga ako nun. Bakba ka nun. Oo, gagi. At hinandog ang balita. A few days bago magkaroon ng roster deadline, hinandog na malupit na balita. Mm. Bulaga. Bulaga! Hello! Hinilo tayo eh. Hinilo. At yun, apparently ay magda-downsize ng ang Onyx Management. Mm. At yun na nangyari. So, buti naka, kayo na magkwento. Ano bang yun nararamdaman nyo ng mga moments na yun? Bad trip lang. Kasi sayang yung ano eh. Yung pinagpag-uulan na inayos pa na yung roster eh. Pero goods lang rin kasi parang new door na naman eh. Oh, wag yun ang i-sugarcoat. Tapos naman, tapos na. Hindi mo kayo mababalik. Bad trip talaga. Siyempre. Bad trip talaga. Pero as a player. Kasi ganito yung kwento. Konti na lang kasi magde-roster deadline na. Eh, galing kayo sa isang team na Onyx, ang tataas ng buyout nyo. Wala talagang may afford sa inyo sa Pinas. Wala talaga ayun kahit sino. Ayun nga yung problema nun. Kaya problemado kami lahat nun. Oo. Tapos biglaan pa. Naalala laugh trip yung ano, post ni Baloy. Ano, looking for team, seryoso talaga to. Tapos talaga nag-ligay siya ng resume niya. Ano. Wala talaga sumiseryoso kasi noong time na yun, pag nag-LFT ka, hindi ka talaga siseryoso. Tripping. Tapos mga ilang araw makalipas, isa naman nag-LFT. Parang, hindi kasi dati kasi, yung mga season 6 to season 5 to season 7 ata, season 8. After, ano, pagtapos ng season, laging may nag-LFT. Trip lang. Kaya kasi nasanay na parang nang titrip lang. Wala sa veryos sa inyo nun eh, noong una. Wala. Nung nag-post na si Buloy ng mahaba yung ano. Yan. Basta, yung ano, para may chat. Pero hindi instant eh. Hindi, yung una talaga niya, yung nagtawan-tawa talaga. Marami talaga nag-ahaha, ganun. Oh, pero okay. Nung parang nag-ano na siya ng long post na, hindi naman masyadong mahaba. Basta malungkot na yung salita niya. Parang patunay na ganun. Okay. Yun. So, eto ah, correct me if I'm wrong. Kayo mag-deny or kung ano magsabi niyo. Totoo ba itong nangyari na parang kaya kayo nag-ibang bansa kasi sila lang talaga yung nakaka-afford sa inyo ng time na yan? Ako. Ayoko mag-ibang bansa nun eh. Ayoko talaga. Hindi ko alam. Hindi ko kaya. Pero wala. May offer ba sa akin ng time na yan? Yung ano? Wala nang offer sa Pinas kasi roster lock na. Roster lock na kasi. Ayun na, kaya nga wala nang choice. Pero libre na lang tayo. Oh, yun. Yung afford, wala na nun. Wala nang binili sa ako. Nung time na yun, iniipit pa ako nun eh. Kasi, di ba, sobrang, ako yung original na Onyx. Tapos ano. Siya may rich ka din. Kumbaga OG. OG the general. Kaya may iniipit pa ako nun. Kaso, sabi ko, parang gusto ko na mag-tryout sa mga ibang team, lalo sa Indonesia. Napag-tryout mo. Napag-tryout pa ako. Buti naman. Pero, kumukuha talaga sa akin nun, Igig Fam. Kasama ko talaga si ano. BTR din, diba? Si BTR nag-chat din sa akin. Siya kinukuha sila ni Baloy. May option naman tayo lahat mag-stay pero, nun. Ayoko yun din. Ano pa lang? Ayoko talaga namin mag-unik. Ayoko talaga. Gusto ko lumipat. Kahit NXP nga ako, G ako eh. May catch yun. Hindi lang siya basta stay. Parang babab. Hindi na mababa yung sahod. Kumbaga, ano pa ako nun eh? Naawit na ganun. Parang inactive ganun. Inactive. Hindi kayo sasama sa roster pero onik ka pa rin. Kumbaga, pag tumulongis yung ngayong lineup, pwede kayo pasok next season. Kaso next season pa, which is... Pero sa sahod ka pa rin. May sahod pa rin naman. Kumbaga, kung pasarap buhay nga lang, pipiliin yun. Gusto namin maglaro. Pero gusto namin maglaro. Gusto pa namin bumawi. At doon na nagsimula yung Exodus. Although, hindi ko masasabi na ang pinakaunang import ay ang Onyx. Kasi technically si Coach Sheb eh. Ay, si Coach Daki ang unang... Coach Daki talaga. Ang una. So, talaga, pero sakto kayo talaga yung nagbukas ng pinto na biglang lahat. Sa aramihan ng, kumbaga, big example. So, napunta si Baloyski sa Geek Fam. Ay, may ano yung coach eh. Dapat Geek Fam din ako eh. Oh. Pero jungle. Kaso? Si Adis, nag-try out dun eh. Kaso, yung SMG, mas trip ko kasi nga, dating champion, tapos parang nalakas nung kasama. Sa Geek Fam, parang top from 8 scratch. Paging laglag. Ang nangyari nun, si Coach Jeb, nagtanong sa akin, kung may team na daw ba ako. Kasi yung Geek Fam, nagkatanong sa kanya kung Hades or Hatred. Sabi ko, si Coach, bigay mo na kay Hades yan. Parang may SMG naman na ako.
Tapos, ayun. Malas. Salam. Hindi talaga lahat inalad. In fact, sa unang season nga, pinaka-successful lang naman talaga si Kyrie. Si Dela. Si Marquez. Oh, top 4 din. Si Marquez. Pero may konting, pero nung konting mga, plus. Nakapag, ikaw ba naglaro ng play? Siya yun. Okay, nung next season na yung hindi ako nakalaro. Sayang, kung safe lang yung usapan, nag-geekpam na lang ako, pero medyo maigo ko na ano eh. Gusto ko rin try na ano, parang, ma-explore ko rin yung sarili. Ang maganda nun, nag-mature kayo lahat na gusto nyong ano, na okay na kayo na magkakaiwalay. Na parang kayo mag-lead ng bawat team na pumunta nyo. Pero pa rin naman kami, magkakasama pa rin naman. Kaso si 8 nga lang yung problema namin. Pinagsisiyan ko. Yung hindi ako sumama kay Boloy. Tapos nung next season na yun, pagtas ng unang season ko sa BTR, gusto ko kuhain to. Sa BTR? Inaano ko siya. Sabi ko, kasi mahal nung... nasa Ibo siya, sobrang mahal. Lagi ko siya kausap. Tsaka naging artista si Dilar. Ayun, yung pala yung success ni Dilar, no? Naging artista. Successful talaga. May commercial agad. Hindi ano yun. Commercial lang yun. Pero di artista yun. Pero kung career-wise, success yun. Pero lahat trip yun. Alam niyo ba yung kwento noon? Akala ko photoshoot lang. Ganon, yung mga normal photoshoot lang. Tapos, nagulat ako. Sabi ng manager ko doon, 5 a.m. daw kailangan gising na ako. Tapos babiyahin na daw. Babiyahin. 5 a.m. parang artista yun ah. Sabi ko, kailangan na daw, 5 a.m. nakalarga na. 4 a.m. pa lang, gising na ako. Tapos, lumarga kami 5 a.m. Gulat ako, ang daming mga ano, yung mga ganto-ganto. Ang daming camera. Tapos, ang lalaki ng camera. Hindi ko talaga alam yun. Alam ko, photoshoot lang daw. Sabi daw, okay naman daw yung TF, malaki naman daw. Sabi ko, sige, G na yan. Laban na yan. Wala naman akong ginagawa eh. Tapos, yung pala, may mga artista, tapos may mga mga sikat na influencer. Mga artista talaga sa Indo? Yung ano, artista, tapos sobrang sikat na influencer. Mga nagbamodel ng 3 years na. Tapos, ako, wala akong experience sa ganun. Gusto ko lang maglaro. Sabi ko sa manager ko, nang teting. Gusto ko lang naman mag-ML. Ba't nadamay pa ako dito? Tapos kinakabahan ako. Siyempre. First time ko eh. Tapos sabi ng artista sa akin, tsaka nung influencer, matagal na sila sa mga ganun. Huwag kakabahan, isipin mo lang, normal lang, para naka-join ka lang sa amin. Mga ganun, tinuturuan nila ako. Nag-English naman, Oo, nag-English. Hindi, nakaintindihan na rin ako ng Indo. Magaling nga siya nun. Siya yung pinamagaling yung Indo. Nakaintindihan ako na rin. Balagbog yan. Oo nga, mabilis ka pala natuto nun. Pero okay lang rin, kasi na-experience ko rin yung ano. Yung ganun. Pera din yun, di ba? Pumaldo naman si Bossing ko. Hindi nga ako nakatikip ng payanig nun eh. Yun lang. Siyempre, wala ka nun boss eh. Wala ka nun boss. Ako lang nakakatikip mo lang, kami lang lagi. Ako, kadalasan ko kasama to eh. Sasamahan ko lang si Dilar. Lagi nga. Pero yun naman yung benefit na magkakasama kayo dun sa ibang bansa. Kahit magkakaibang team, at least pag day off, kayo magkakasama. Kita-kita lagi. At kayo nagsuportahan sa isa't isa. At yun ang... At doon na nag-conclude ang kwento ng mga Onyx Boys. Doon na talaga nagawalay. Si Noe yung natira. Tsaka si Coach Blap. At si Wura. Si Wura, follow-up na lang eh. Nag-season pa. Nag-blacklist muna siya eh. Wild Rift pa yun eh. Wild Rift. Yun. Si Jones. Super manager natin si Jones. Pinakamalapit. Congrats, Sir Jones. Congrats, Onyx. Nakatako. Super Onyx. Salute. Serap. Congrats. Serap. Yung payanig nyo ha. Pag di kami nakaroon ng payanig, talaga. Report ka sa amin. Report ka talaga. Autoban na kayo, Autoban talaga kayo. Wala mo lang invitation pag nasa champion. Wala man lang ano yun, Pakurot dyan, Pakurot naman, boss. Tagal natin inintayin, Pero yeah, anyways, congrats sa inyo. Congrats. At syempre, sa buong Onyx, mga tropa naman yan. Kahit naman yung mga pumalit nun, yan sila... Sila Prince. Yan. Sila Boss A. Kasi yung team nila yung umangat na eh. Mga tropa. Mga tropa pips naman hanggang sa dulo. So, ayun. Saludo. Saludo sa inyo lahat. Salute. Yan nyo. Niligtas nyo mga Angkers. Second. Kaya proud tayo sa kanila kasi sila ang champion. Mag-change na yung Onyx sa Pinas. Oo, kasi sobrang salam eh. Sobrang malas na nun kung natalo pa sila. Natalo pa sila. Sa pangalan na yun. Kinabahan pa nga. Kinabahan pa. Yung game game 4 ba yun? Game 4. Game 7 din. Hindi, yung 3-1 na. Hindi, game 5. Game 5. Game 5 pa lang. Parang wala. Sorry, medyo... Nakalimutan ko lang yung mat.
Oh, kinabahan pa. Game 5 na. Oh. Di ba nasa harap kami ng Aurora? Doon kasi kami nakaupo kuno na sa Onik. Anong panalo na? Kung matayo na, sabi mo. Ayoko, gago. Doon ano, nakukuha na lagi yung turtle. Namang na namang na. Kung baka yung mapa. Tapos na yun. Sakop na. Nagmadali lang. Naka-Sicilian sa Union, di ba? Umalis na kami doon. Sa harap. Alis kami. Doon na ako pwesto na kayo. Tapos, pinapanood pa rin namin. Hulot kami yung nakaka-comeback pa. Napakalupit ko sa sinin ni ano. Ni Yue. Yue. Koko ni Diba. Lungkot kami ni ano nila. Balik ulit kami doon. Sabi, oh, uy, balik na tayo doon. Nakakaya. Mana kay Ma'am siya doon. Oo, nakakaya. Kasi umalis na agad kami doon sa pwesto ng Aurora. Kumbaga, syempre, sure, syempre, ano na, mamata, ay, tapos, siguro inisip niyan, tapos na, sure win na. Kaya umalis kami. Ano pa lang, wala pa Lord, di pa nakuha yung Lord, kasi bugbog na bugbog talaga sa early. Oh. Kaya umalis na kami, sabi, tara, ano tayo? Handa natin yung video natin. Doon, handa natin yung video natin. Siyempre, ano na, pang post na. Siyempre, proud yan eh. Mga tropa. Mga tropa pips natin. Baka isipin nyo guys, sa sobrang bias niya sa Onik at ayaw nila sa Aurora guys, hindi tropa ng training na sa Onik. Kailan rin eh. Wala tayong magagawa eh. Patagal na lang kaibigan nyo eh. Tsaka Onik dati. Tsaka Onik kami dati. Hindi naman sila Aurora dati. Pero kung usapang tropa, si Edward nakabanding. Oo, lahat yan. Pati si Renny J. Lalo si Rene J. Dati pa yan, si Rene J. Katrash 2 ka mo pa dati yan eh. Lahat sila, kahit si Demonte, si Uwe, si Doming, mga tropa. Si Rene J lang. Si Doming dati mga lagi nyo kasama yun eh. Si Doming kasi. Si Rene J lang yung pinatrash 2 ko, pero pagdating sa personal, nagulat ka. Sobrang bayat. Sobrang balik pa, guys. Parang ako pa manalutok sa kanya eh. Akala mo, ang galing sa personal eh. Sobrang bayat ni Rene J. Shoutouts kay Rene J. Grabe yan. Grabe yung taong yan. So, ibig sabihin nung online nyo pa siya kakilala, ang angas niya. Pero Mas talaga yun. Nung personal. Ay, pero pumunta sa bootcamp. Qualifiers. Diba? Dumusom sa atin. Qualifiers pa lang ng season 4. Mabalagbagan yung mga caption namin yan eh. BBBP, ganun. Nung nakita kami sa personal, putik na yun. Parang hindi ko ito kaaway ah. Tapos ano, syempre pag first time, parang sabi mo, ay puta, parang plastic lang to ah. Parang, di ba, mga ganun. Parang... nagpa-plastic, pinaplastic lang ba ako na ito? Pero nung matagal ko na siya nakausap, puto, talaga ganun, ganun pala. Talaga, bayo talaga. Talaga. Oh, genuine. Oh, sa shot genuine talaga. Talaga. Ngayon, habang nare-record namin ito, actually, laban ng Geek Fam versus RQ sa MPLID Season 14 Playoffs, tuwan-tuwa kami para sa Geek. At syempre, malungkot kami para kay Nakotchev at Kyrie. 50-50. Ang bad trip lang na sila yung nagkatapat sa dulo. Sa una, kung sa dulo, okay pa eh. Pero yun, laglagan. At nakapagpahinga na rin ng kuya natin. Kuya. Pero nakakalungkot talaga kay Kyrie. O yun. Si Kyrie. Kasi M3, M4, M5. Yun yung representative siya. Sayang sila si Shark, si Edward, tsaka siya sana yung ano, nandun. At babawi rin yung saan. To be fair, in-expect ko naman yun. Ngayon, in-expect ko naman na sila yung mag-M6 talaga. Mm. Pero, kapit ni Baloy eh. At Baloy. Baloy yan. Baloy is Baloy. Since, na-bring it na yung topic, sila yung tatlo dito na wala, na, I mean, active na kita natin. So, pag-usapan na rin natin, paano ba to si, ano, Baloyski as a teammate? Si Baloy, ano? Tom, wala, leader talaga siya eh. Leader talaga siya. Seryosohin natin. Kasi siya Si Baloy. Sobrang ano yan. Ano talaga? Captain material. Sobrang captain material. Tsaka seryoso din talaga yan. Tsaka nakikisabay talaga siya sa mga trip na mga... Marunong siya mahiram dun sa mga asawa. Isama. Kung ano yung trip na mga asawa niya, nakikisama siya. Okay. Alalayan ko kayo sa mga tanong dito. Tsaka iyakin din. Lagi ko nakakaano yan si Baloy. Lagi ko nakasagutan yan sa mga kunyari, mga plano-plano kaya mga replay. Lagi ko nakasagutan yan si Baloy. Pero alam namin sa... iyakin ka din kung ganun. Oo, iyakin din ako kasi pares kami din nagpapatalo sa mga ano sa mga discussion Okay. Pero alam namin sa isa't isa yung punto namin. Hindi na nga kayo. Kasi hindi natatapos yung discussion namin hanggat di kami nag-meet sa gitna. Pero alam namin sa isa't isa na for ano yun, for team. Kung ano. Hindi na nga sila in-out ni Coach yun. Nagsawa na. Oo. Hinayaan na lang maglaban. Hinayaan na lang kayo maglaban. Hindi na pagod din yan. Itigil. Ano? Hindi ko makalimutan. Ayun talaga. Inayaan lang kami pag nagsasalita kami. Inayaan na kayo kasi lagi kayong nag-aaway. So, actually, sila lang yung nagkakaintindihan sa bootcamp. Na, alala ko isang moment na
meron talaga yun. Hindi ko talaga na si Dilar kasi oh, mahirap si din yun talaga siya. Mahirap talaga. Hindi kasi ang magaling sa mga ano, sa pagsalita. Paliwanag. Paliwanag yung mga gagamitin meron words. Dun, ganun. Lahat kami nakatingin sa akin. Di, ano, oh, parang, wala talaga nakaintindi sa akin. Boom bootcamp. Parang ganun, boom bootcamp. Tapos, for some reason, si Baloy naiintindihan siya. Explain. Si Baloy naiintindihan niya. Oh. Mangang-mangha kami. Mayroon sa rin language. Pero ganun sila kasink na mga time. No, kasi syempre magkasama sila ng ano eh nung nung una eh si Qualifier pa lang eh. Diba? Kaya alam na talaga ni Baloy. Oo. Paano si Baloy as a nung pagbalik niya dun sa Onyx kasi, 'di ba? Nag-champion na sila sa Sun Sparks. Hindi naman to be fair, kung kumpara dun sa mga katapat niya, hindi na siya ganun katindi. At sabi niya, 'di ba, hindi siya ganun galing mag-catch, 'di ba? So, paano si Baloy bilang isang player na katulad ng gano'n? Na parang pag, kunwari, di na niya meta or anything? Di, legit. Si Baloy, sobrang talino niya kasi player. Kumbaga, hindi siya ma-out of, ma-ano siya sa hero, pero tsaka, hindi siya dumidepende sa talino. Ano, sa nakikita niya sa ibang tao. Laging, dapat siya lagi unang magdidikta. Lagi siyang advance. Lagi siyang may sariling, ano? May sariling siyang, ano, every patch galaw. Note. Ang dami na agad na nare-realize. Ang dami na, ano, yung Harley nga na, ano eh. Yung Harley na sobrang sakit. Ano, naalala niyo yun? Bago season 8. Bago mag-season 8. Pero off-season pa yun eh. Pero siya yung nakabasa ng patch. Sa ano yun eh? Sa Just ML. Masha. Yung Masha. Yung Masha tank. Siya lagi. Siya nakabasa. Swerte lang. Ay, swerte lang nila. Hindi yun yung, hindi unang naglaro yung Onyx nun. Pero, sa kay Baloy nakikita yun lagi. Oo, si Baloy. Basta yung Helcurt. Yung Helcurt niya ngayon. Gatot. Si Baloy lagi. Ano? Laging maraming iniimbento yun. Sobrang galing niya kasi magbasa ng punch. Matalino si Baloy, matalino talaga. Dati, 5-man mas din. Oo, yun. Sadyo, di ba yan? Oo, yung 5-man mas. Sa idea niya yun. Nalaman namin yun, ano, eh. May showmatch kami, tapos nag-3v3 kami. Si Bol? Tapos napag-5. Nag-3-mas kayo? Oo, 3-mas kami, tapos 3-mas. Tapos in-adjust ni Baloy yung ano. Paano pag nag-5-man mas tayo? Ganun. Yun. Malikot utak. Malikot utak. Dalawa sila niya, no? Maraming gusto try. So, nung ano, bilang isang leader nun sa inyo, lalo na kayo mga bata, as in literal na bata, puro mechanics at may mga, wala na, hindi naman sa achievement, pero mechanics-wise, lagi kayo pinag-usapan. Paano siya nag-act as a leader sa inyo nun, mga time na yun? Pag? Paano siya naging leader sa inyo nung season 8, simula nun? Kasi, technically hindi siya yung dapat, 'di ba, ikaw yung sinasabayan niya lang kami. Hindi kami hindi talaga siya yung parang iniisip namin na, no, wala kaming ano, wala kami captain, pangalan lang yung captain na yun eh. Pero kumbaga, lahat kami talagang sabay-sabay kami ng ano. Kumbaga yung leader na lang may talaga namin, isang tatay lang naman talaga si namin. Pa. Si Pay pa lang talaga, si Coach Eb lang talaga. Pero yung galaw namin sa lahat, outside game pati in game. Kumbaga sabay-sabay talaga kami. Wala kaming masyadong nire-respeto mga ganun. Pantay-pantay lang. Pantay-pantay lang talaga. Pero yung mga respeto na, kunyari, as a captain niya, yung mga gagawin niya, may sinabi siya. Shot caller. Sa outside game din, kunyari, may sasabihin siya. Nire-respeto naman namin. Shot caller talaga siya. Pero yung leader kasi nagagamit lang ata yun pag may di sumusunod mga ganun. Kasi walang pasaway sa amin. Kaso lahat kami takot kay Coach. Okay. Kaya madali lang din. Ngayon, masasabi ko do kasi pagdating niya dito sa Geek, mula nung unang season niya na hindi sila napasok ng playoffs and everything, lahat ng comments at kitang-kita naman talaga na siya talaga yung nag-leader. Ito this time, hindi lang basta shot caller as in actual leader na, captain na talaga. So ikaw, Marky, naging kakampi mo si Baloyski nitong sa Geek Fam. Ano naman yung pagkakaiba nung leadership na niya ngayon na siya na yung susunod? Ganun. Ayun, iba na talaga yun. Parang coach na siya nun eh. Coach ano na yun. Coach na player siya nun eh. Ang dami yung ginagawa ni Baloy kaya tatawa ako eh. Parang ano talaga, pang-captain na talaga si Baloy. Captain, matili na talaga si Baloy. Nung una pa lang. Doon niya nalabas lahat. Nung geek pam kami dahil, kasi nga, yung mga player, mga baguhan, wala pang masyadong experience. Yun, bukas, sinasabi niya lang yung mga experience niya, yung mga ginagawa niya, kung paano ginagawa niya, ang discarte niya. Okay. All good si Baloy. Check talaga si Baloy. Tsaka, laging maintindihin. Buka, kahit na kitang-kita mo na naiinis siya, ano lang siya, parang,
ano lang, kalmado lang chill siya. Chill na siya ngayon. Kahit nababa na siya. Dati kasi pagbanas yun. Oo, sa amin, pag na... Namumula na yun. Pag makikita mo sa kanya, sa mukha niya na... Hinayblood yun. Naiiyak din kasi siya pag na... Ano siya, nais na siya. So, na, tsaka, bibigyan mo lang pagkain yun, oh. Huwag ka manis. Iba rin kasi yung katawan ni Baloy ngayon. Tignan mo yung katawan. Hindi kasi dati, ang laki naman kasi talaga ni Baloy dati. Kung baka hinayblood si Baloy. Makikita mo yung ano niya, yung pinag-aiba niya ngayon. Nung sa gigpam, kalmado na si Baloy. Hindi na nagalit yan, boss na yan. Walang hiya ka. Ngayon, bilang isang shot caller, gaano ka importante yung ginagawa ni Baloyski in-game? Kasi dito sa My Geek Fam, mula pa lang nung pagpasok dun sa, di ba natalo dun sa playoffs, nung season 11. 10. Season 10, dinapasok. Nalaglag yung season 11, nilaglag nila Dilar. Ayun, sa Ebos. Okay. Di ba nilaglag nyo sa'yo? Napag-MC kayo, kasama ka. Oo, tapos. Mm. Pero after nun, kunwari nung bigla nagkaroon ng mga MPLI, nung magandang run ng season 12, ang daming mga comeback games. Just recently, nangyari na naman, kalaban pa sila Kochev, comeback na naman. At meron nga nung power spike. Kahit kasi nung season 8, meron siya nung 0-8 power spike eh. sa amin. So, alam namin yun. At etong huli, ganun din yung mga nangyari. Talaga, pag titignan mo si Baloy, pangit stats niya eh. Mm. Kahit anong mangyari. Ngayon, okay lang eh. Dati kasi hindi okay. So, mage siya nun eh. Mage siya nun, diba? Pero nananalo pa rin. Gano'ng ganda yung shot calling at yung pagsasalita nito ni Baloyski na kahit yung mga gano'ng moments eh, napapanalo pa nila. Sa amin kasi hindi na sa scrim nagtatawanan na kasi kami. Tsaka hindi namin pinipersonal masyado yung deaths niya eh. Parang masanay na kami. Tsaka ano, pag nagsisiro to nga yun, parang di kami sanay. Nasa yung tunay na Baloy. Tiyatanong pangalamin yun eh. Uy, yun nangyari sa'yo. Ba't 0-3 ka lang? Kulang pa yan. Kami kasi, yung galaw namin, dire-diretso lang kami. Hindi kami matitilt sa kung 0-7 man si Baloy o 0-8 man. Basta, alam namin yung tiwala namin sa kanya na nagagawa niya yung trabaho niya. May space lagi. Kumbaga, hindi siya mamamatay na yung about sa walang dahilan. Yung about sa comeback coach. Si Baloy talaga. Tsaka, kunyari, may mga instances din na, kunyari, si Baloy, namamatay siya nang wala talagang dahilan. Yeah, yung parang pangit talaga. Hindi na namin siya sinasabihan. Parang, alam niya na yun. Alam niya, goods lang. Kumbaga, chichira pa lang. Okay lang. Ganyan. Kumbaga, chichira pa lang. Tuloy lang, tuloy. Ano yung about sa comeback, yung si Baloy. Pag wala talaga na nangyayari sa mapa, hindi talaga mapakali yun. No. Kaya, ang dami niyang naisip na paraan. Kaya sobrang galing mag-ano. Yung mga comeback-comeback na yun. Mag-conceal play si Baloy. Siya nakaka-ano yun. Conceal. Ito yun, Kim. Hindi ko talaga, ang hinding-hindi ko makakalimutan. Season 12, kalaban Onyx, downs, ano yata eh, lamang 2-1, ay, 0-2. Yung Rafaela niya, yung may flicker. Ay, oo, yung, yung pinatay nila si Chewe. Chewe. Sa mid. Yun ang di ko talaga. Nandun ka yung baliw. Oo nga, yun nga yun. Ay, wala. Patay ka nun. Patay ako nun. Kaya nga, walang hiya yung mag-shuttle si Baloy. Hindi ako mapanood. Kasi gets ko pa yung mga yung blink niya na may par sa, yung sa Ruby niya yung may par sa RRQ. Oo. Lamang pa yun eh. Ay, sa Dewa ba yun? Basta ganun. Lamang yun eh. Lamang sila. Yung kay Chewe talaga, yun, wala na talaga eh. Tapos na yan. Ano yun? Lapu-lapu yata kasama niya. No? Tapos sila ni ano ni Kaboy? Oo. Rafaela, tapos Lapu-lapu. Sa may blue? O, nilalakad sa mid si Chewe. Alam mo pa ko yun ni Aboy. Tapos sila nun eh. Oo. Yun na talaga hindi ko na ano. Paano niya nagagawa yun? Ano ba meron sa kanya? Ba't niya nagagawa yun? Kasi sure ako, yung mga ganung call, ang daming beses nangyari nun. Hindi lang siya paglamang, hindi paglugi. Basta tama ka nga hate eh. Nasama mo ng perfectly kasi hindi nga siya hindi pwedeng tenge pagkalaban siya hindi rin kasi siya nag-hesitate sa ginagawa niya. Kumbaga, kung ano man maging resulta nung gagawin niya, matalo man. Mas okay lang matalo na may ginawa kaysa wala kayong ginawa. Kaya ang gusto niya lang akampi, yung di matigas ulo. Yung sumusunod lang sa kanya, tapos aggressive. Pero pag patakot ka gumalaw, wala, tatanggalin ka doon sa lineup. Problema ka doon. Kahit hindi ka masyadong magaling, basta aggressive ka, tapos kumusunod ka sa kanya. Susunod. Di ka na. Parang nakita mo, and si Aboy, tagal din yung ano kasama. Oh, kasi napakalakas. Parang galaw. Parang galaw legit. Kakonekta ng wifi niyan eh. Suicidal yan. Parang suicidal yan.
Ito si Marky, ano din? Suicide pala din ako eh. Pagkay Baloy, pag nagsama kami ni Baloy, wala kami kinakatautan kung anong sabihin. Kung anong napag-usapan. Gitalon! Gitalon. Ano eh, siyempre, shotgun na yun eh. Ano nangyari sa inyo, Noki? Wala nang tag-aawat. Wala nang tag-aawat. Pag wala tag-aawat, mahirap. Lahat barumbado. Kaya nung M5, medyo nag-adjust ako nung scream. Na parang kailangan may tag-aawat dito. Mahirap. Si Nail ba ano yung sugod din? Malamang. Lahat na kami ng sugod. Kaya nung M5 talaga, parang kailangan ko siguro umalma. Kasi marksman ako, hindi ako fighter. Kailangan kong huwag sumabay sa mga to. Mamamatay ako dito lagi. Tapos XP nyo pa si Luke, no? Talon. Lahat na barumbado. Barumbado gaming. Tatalon talaga. Pag may nakitang kalaban. Walang hiya. Kaya yung tumalo sa iyo, blacklist eh. Kaya yung tumalo sa iyo, blacklist na naman. Pinapanish lang yung mga tumatalo. Oo, nalaman na naman kailangan namin. Mga aggressive boy. Tapos... May malas moments dun kay yung kay Nael, yung prod siya. Marami, putik na yan. Maraming problema yun. Iksha agad na to. Malas. Oh, di ko nga rin nagamit yung iksha nun eh. Bruno ba nagamit mo na? Clod, puro clod na ako. Di ko nagamit si iksha nun eh. Gusto ko talaga gamitin yung iksha sa blacklist. Eh, kasi ubi si sila nun. Akay gods ka nun. Buti nga, hindi ka pinag-box sa blacklist eh. Oo nga, visit na. Si Nael pala yung palahinig ano, no? Nawala yung momentum no nung nag-jungle ako. Dumoble. Dumoble yung trabaho, ano ko nun. Hindi, dumoble. Dumoble pa kayo. Nga pala. Double nabi. Double grind din ako. Kasi pagkatapos nun, balik ulit ako sa Marsman, nag-ano rin ako nun, nag-warm up ulit. Nairapan din ako nun. Malamang gago. Nag-away na nga kami ni Baloy noon, nung kaabago ko lang na jungler. Nag-ano na kami, parang nababadrip na ako. Badrip ka na yun. Tarasuko na ako, yun na. Kaaway mo na buong mundo. Oo, kaaway ko na. Parang kung sino may masalita dyan, talagang... Tatamaan. Yari. Mabadrip ako noon. So, yan. Si Baloy naman ang super topic natin dito. Shoutout sa'yo, Baloy. Hanggang ngayon, masabi ko si... tama yung term niya. Parang hindi siya mawawala talaga sa meta kasi... Nasa sa kanya na yung ano eh. Matalino siya. Parang hindi, nakikita ko rin yung work ethic kasi ni Baloy. Hindi rin yung mga tipong maglalak kay. Kasi hindi naman din natitigil sa laro paglalaro. Masipag yan. Masipag. Lalo ngayon, masipag na si Baloy. May time na ano, na siguro hindi ganun. Pero, hindi bumaba sa normal yung pag... Kumbaga, never siya naging tamad. Siguro hindi lang siya laging ganun kasipag. Normal pero lang. Hindi siya yung... Sakto, ano lang, normal lang. Hindi talaga bababa dun sa standard, kumbaga. May mataas pa rin talaga yung standard na ng sipag ni Baloyski sa paglalaro. But when it comes to brains, hindi naman nawala. Tapos ngayon, masasabi pa natin, tumaas pa yung leadership niya. So, ang wish ko na lang talaga, this time, mag-M6 ka na, Baloy. Todo mo na yan. Nanonood kami sa'yo ngayon. Oo, ngayon. Literal, nanonood kami ngayon. Spam siya si Baloy. Juni Baloyski. Ayan. Speaking of double W, ang pinaka-notable na nag-double W sa akin, kilala niya ba kung sino? Si Trevor. Hindi. Sa akin. Sino ba? Ako yung ginanon. Sino? Ah, si Kyrie. Si Kyrie. Kasama pa. Yun. Ano man, ang double ano? Gago, nag-outing tayo. Double pa. Batangas si Sinit. Kasama pa. Double love you. Lasing ba si Kyrie? Oo. Lasing si Kyrie. Diba? Pwede tayo malas. Kung ano yung inutos natin kay Kyrie, gagawin mo. Yung gumagal niya. Narotoran. Oo, nag-narotoran. Walang hiya. So, ayan. Love you, Kyrie. Sabi na yun, sobrang bite ni Coach Bolt. Ano, Kyrie, pakiyaw mo nga si Coach. Ano, love you mo nga si Coach Bolt. Nag-uusap ko yung sa ano na eh. Dinobulan na. Dalawa pa eh. Oo, malupit eh. Tapos nawala tapos. Ang nakatawa nun sabay takbo. Oo, sabay takbo. Narotoran. Nag-uusap siya. Ninja run. So, bata eh, no? Speaking of Kyrie, ayan. Unfortunate na si Kyrie ay hindi makakapasok ng M6. Bawing-bawi pa naman. Inisip ko na lang, pambira, apat na championship, okay na yun. Kaya nga, para ano mang boss nun, ako nga, wala pa. Ikaw apat na eh. Okay. Apat na yung pain, isang MBC. Oo, diba? Kaya nga, wala pa. Ikaw apat na. Okay na yun, pero syempre, malungkot pa rin kami. Malungkot kami pag malungkot ka Kyrie. Pero ito naman, lagi kong lesson, at even sa kinoach ko na team ngayon na TNC, lagi kong lesson si Kyrie. Kasi ang hindi ko makakalimutan kay Kyrie, kahit bata pa lang, ay matured na. Nakikinig sa mga coach,
ay kinig kahit kanino. Hindi pasaway. Hindi pasaway. At most importantly, sobrang sipag. Oh, sobrang sipag. Number one sobrang yan. Sipag. Una ni Kairi, sobrang sipag. Ako yung pinakatamad sa aming lahat eh. Mag-RG, pero utik, siya yung dahilan bakit ano eh. Minsan kung ipitik ako, inaawa ako eh. Nakakawa si Kairi. Nakakawa si Kairi. Nakahawa. Tsaka hindi siya napapagod. Hindi siya napapagod. Ngayari, dati sa akin, hindi siya napapagod mag-aya sa akin kahit tinatanggihan ko talaga. Di ba, puro review-review lang ako dati. Out, sobrang tamad ko talaga mag-RG. Pero siya, aya pa rin siya ng aya. Hindi niya talaga. Lahat-lahat din aya niya. Okay, so yung sipag ni Kairi, guys, hindi lang sa paglalaro. Kasi may mga ganun eh. Masipag lang maglaro. Sa kanya kaiba. So, unforgettable moments kay Kairi nung season 7. At ina-apply niya yun hanggang dulo. Hanggang ngayon naman daw, ginagawa pa rin niya. After Scream, download replay agad. Sariling, ano, sariling tingin. Kahit anong mangyari, manalo matalo, check niya yung game on his own. Tapos, wala talagang dull moment. Season 7, naalala ko, hindi, walang moment na hindi siya natingin sa ML. Kung naghihintay ng ka-scream, uy, tindi. Ang lakas nung ano. Nabukas yung pinto. Ayan. Meron ba kayong mga kwentong grind ni Kairi dyan? Tuloy niya habang sinasara yung pinto. Sa akin, ano eh. Naalala ko lang, natalo kami sa tournament. After nun, pagka-uwi, laro agad eh. Laro agad. Yung talaga ang tunay na ano eh, no? So, ML na ML talaga. Si Kairi talaga, ano? ML na ML. Walang reset yun. Ayaw, mga tamad tayo nun eh. Siya lang talaga pinamasipag sa atin lahat nun. Siya lang talaga. Baga, ano tayo, diba? Siya lang nag-ML tamad. Sub-season. Pero naglalaro tayo, pero bebe time. Kumbaga, nandirip tayo. Ayun yung ano natin. Pero si Kairi, serious mode lagi. Sa hindi nagbe-bebe time yan. RG yan hanggang alauna, alas dos. ML. Pero di ko alam ba't di tayo nahawaan ni Kairi. Dapat nahawaan tayo ni Kairi nun eh. Mga tamad talaga tayo eh. Oo, tamad lang. Wala, sa kaya tao na yan. Kaya bad trip sa atin si Kairi nun eh. Season 9. Kaya sobrang ganda ng pagpunta niya sa Indy. Kasi lahat masipag. Lahat masipag. Kumbaga, lahat tulekta niya. Oo, mga RG boy yun. RG boy. Kaya maganda nga yung napuntaan niya. Pero yun nga, as I said, hindi basta sipag rin kay Kairi. May system. May system. So nagre-review siya. Every time, bago mag-scream, be it 358 yan, 258, nagano siya, warm-up siya. Yung warm-up niya yung Ling o kaya Fanny. Basta yun. Favorite warm-up. Yun, nag-warm-up siya no matter what. Kayo, di kayo nag-warm-up. Mga kumag kayo eh. Uy, huwag naman. Mag-warm-up ako, harin. Ay, oo. Okay. Panay-harit lang ako lagi. Ito, in fairness. Warm-up ko dati. Panay-harit lang ako. Puta, paano mo yung warm-up yun? Kahit panchito man lang, boss. Warm-up man lang panchito. Kahit ano mangyari, harit lang. Puta, pangatawin na warm-up dun eh. Kahit di meta si harit, harit lang lagi. Pang ano ko lang kamay yun eh. Bago mag-tournament. Chewy na warm-up ko nun kahit hindi meta. Tsaka din si Kairi, yung pagkaya niya lagi mabilis kainin. Basta kung ano man, puro prito lang kasi gusto niya maglaro agad. Oo. Ano yun? Excited lagi maglaro yun. Oo. Hanggang ngayon naman daw, ganun pa rin siya. Tapos, ayun, ang unforgettable talaga, nag-self-review kasi. Kaya hindi nag-self-review. Uy, mga tamad po na itong mga to. Walang hiya ka din. Mother die. Ano? Lagi ako nag-ano, mother die. Kahit mamatay man nanay ko. Ano? Lagi ako nagre-review, yun nga, pinababawi ko eh. Sige na. Damay pa natin. Kaya ngayon, mahal namin mami mo. Yun talaga strength ko, Boss D-Wall. Pilto ko lang. Yun kasi strength ko talaga. Dati yun. Ngayon, di ko alam kung tuloy ganun pa rin. Ngayon, ano, kalahati. Kalahati na lang. Kalahati. Yung season 8. Ay, season 8, tama. Totoo yun. MP, kung nanonood ka rito, ano naman? Sabi mo, yes or no. Yes or no lang. Comment mo dyan. Comment mo. Kung totoo ko talaga sinasabi na ito. Hindi lang talaga ako nag-RG. Masama daw ako mag-RG ngayon. Okay, dati pa. Pare-pares kami noon. Okay lang yun. Tanga na ako. Tiwala ako sa mechanics ko noon. Wala ako kay. Pero, in fairness, hindi naman, okay, just to clarify, itong mga boys na ito, nilalaro naman talaga yan. Kasi, medyo kailangan di lang tingitin. Hindi lang gano'n kasi pag kay Kairi, pero... Si Kairi kasi, walang hiya. Sa akin, puhunan ko, ano eh, yung tapang ng lobe. Tsaka, ano, tsaka yung review ko, parang lagi kong inaaral yung katapat ko. Binabasa ko talaga every... Sa experience kasi, sobrang halaga nung every movement lang. Oo, sa laning, sa laning. Naglakad ka dito, naglakad ka sa ganito. Sobrang importante nun. Mga mahalaga lahat. Ayun, yun yung notable din kay Kairi. Tahim-tahim lang sa gilid. Nod-nod lang. Pero sipag siya nun. Hindi naman tayo tamad nun ah. Oh, hindi nga. Nasa gitna lang tayo. Sobrang sipag lang ni Kairi. Makayo kasi, diba, last G's katapos lang. Mag-skincare si Kairi. Pagkatapos nun, dire-diretso na yun hanggang alas dos or alas tres. Walang iya ka. Kami pagod na matatanda. Meron siyang kaya.
Pero siya kalaro nun eh, na ano, lagi niyang ano. Si Rex. Ah, oh, si Rex. Ayan, o. Oh. Ah, yun, yun. Si Rex the Great. Ah, Rex favorite niya, investor niya dati. Mm. Oh, kalaro. Ayun, kalaro din natin yun. Pero nga, isang oras o dalawang ano lang, mga oh, di, basta 3 to 4 games lang tayo. Hindi naman sobrang tamad. Pero hindi naman tamad. Hindi naman tamad. Kasi yung tamad, ibig sabihin nun, parang late babangon. Wala talaga. Ano lang tayo, excited mag-practice. Tamad lang masabi. Kasi yung kumpara kay Kyrie. Oh, pag kinumpara din kay Kyrie. ML. Tama talaga kami pag kinumpara kay Kyrie. Layo. Try isipin niyo, yung normal, yung normal na mga players na makikita sa MPL. Pag kinumpara niyo ka sa tamad work ethic ni Kyrie, mawara siyang makikita siyang tamad. Ganun kasi pag si Kyrie. Basta wala talaga moment na hindi siya may hawak ng ML. Siguro time lang na hindi siya nag-ML kapag kumakain kasi nanonood siya anime. Oh, yan. Pero mabilis lang siya, mabilis. Meron nga nang daba dati, hindi tayo pa nag-ML ni coach. Gusto pa rin ni ano ni Kyrie magano mag-practice pa rin. Oo, oo. May diba, parang pinapagigil kayo, pinapagigil. Kumbaga para ma-miss yung ML. Ayun si Kyrie di talaga mapigilan. Nahuli ni Kochev. Gano, oo. Nag-ML pa rin. After nun, no-cha anime. Timing siya, no-cha anime. Uy, Kyrie. Kulit mo ah. Ngayon, si... Oh, scour rin yun eh, no? Hindi kami pinag-ML para manggigil kami mag-ML. Para kayong mga panabong. Para kayong mga manok panabong. Gigil na lahat mag-ML ang putek. Pero sa Dota, ginagawa kasi yun talaga. Para Dota ka talaga. Mm. Yan, yun. Ginawa ko rin sa mga players kayo dati sa playbook. Ano talaga, naging totoo nga, Dota. Makikita mo talaga magbabago kasi syempre mangigigil. Oo, na-miss mo. Pero isang araw lang yun ha, hindi yung parang isang linggo na. Wala, takal nun. Wala, isang araw lang yun, sing before game day lang talaga. I'm not sure lang kung pwede siyang gawin kasi sa Emil eh. Kung ganun ka. Okay naman din. Siguro kung malakas na talaga kayo. Kung mga number one kayo yan. Number one. Paunar, tayo yung only PH ngayon. Ba, kasi pag pinagpahinga kayo, kanya-kanya talaga kayo eh. Ayun, yun. Sa amin kasi, sama-sama pa rin. May banding pa rin. Banding pa rin. Bentuhan, may ganun pa din. Anyway, back kay Kyrie, bilang isang ano naman player, sinabi nyo yung term na iyakin dati sa kanya. And baka kasi mga misinterpret ng mga viewers natin. Ano ba ibig nyo sabihin ng mga time na yun? Lalo na nung ginugulo nga siya as jungler no early stage. Si Kyrie kasi, yung galing niya talaga, ayaw niya talaga magpatalo. Oh, ayaw kahit matalo. Sa screen, kahit sa rough game, ayaw niya talaga magpatalo. Parang gusto niya laging panalo. Puro panalo lang ng panalo. Eh kasi kami naman, may mindset namin, gusto namin balance lang. Practice. Oo. Kung mas lamang pa nga yung talo, mas gusto nga namin yun. Para matuto. Kasi maraming may matututunan. Kung baga ready na kami sa tournament, kahit anong mangyari, ay na-experience na namin yan. Kasi natalo kami. Kaya marami kami epic fail na ginagawa, di ba? Sa kanya kasi gusto niya lang talaga manalo. Kung baga, yun din solid sa chemistry namin. Kasi... Si Kyrie yung taga-balance namin eh. Na, apat? Hindi balance eh. Pang 4v1 niya. Hindi pa nga balance. Pero iba pa. 4v1 lagi siya eh. Balance pa rin kasi parang iba pa rin yung aura ni Kyrie. Oh, para mahiya kami kay Kyrie. Para mahiya kami. Para mahiya kami. Okay. Si Kyrie, syempre, siya yung pinakabata sa amin. Siya yung example namin. Ano namin siya, respetuhin. Lakas ng hangin guys. Stay safe. Stay safe everyone. Ayan. Ayaw niya lang... Ayun, ayaw niya lang patalo. Sobrang yun yung nakabilib talaga. Kay Kyrie, yun talaga. Grabe. Kasi pag, di ba, ang pinapamindset niya sa amin sa RG, okay lang mag-try ng hero, pero yung galaw, wag sana ayusin try. Ayusin pa rin. Baga, walang problema, mag-practice ka dyan. Yun ang gusto niyang mindset. Wag mo pa rin taraduhin, kasi ito si Dilar, pag naglalaro, kunwari, si Dilar na naman na. Akay. Walang hiya kung ano pinagawa. Nagka-cut. Pangkat ba si Akai? Sa ulo ka naman. Oo nga naman. Si Kyrie gusto niya lang. Pag nag-RG kasi, nandito talaga. Ito kasi tripping si. Wala naman problema sa kanya. Marami ako inaaral eh. Pero ni-report kayo nun eh. I mean, hindi naman. Parang sa isang open forum na sabi na ito kasi mga ito kung kulit mag-RG. Parang ano, hindi na kayo kinakalaro. Kasi ayaw namin kalaro ni Kyrie. Ito talaga number one, ayaw kalaro ni Kyrie. Nag-practice na lang, gagago pa. Practice ng hero, sabi na tirip pa po, tayo na mo. Wala problema sa kanya kayo ng hero. Nanginis pa ako eh, nanginis. Nanginis siya pa talaga. Tangin na, battery pa lang si Kyrie niyan. High blood din talaga si... High blood din pa naman yung kahit bata pa. Pero siguro nga, yun yung dahilan kung bakit nasabi. Gusto niya kasi manalo. Guys, huwag niyo ma-misinterpret yung word na iyakin. Hindi ganun yun. Parang kumbaga, ano lang, na-frustrate lang siya kapag natatalo. Which includes kahit yung mga tournament normal games. Normal ata yun. Kaya parang ganun. Kasi ngayon, hindi ko masabi kung ano yung ginagawa na ni Kyrie kapag in-invade siya. Kasi
may mga times na ganoon pa rin na may play. Kasi pag kalaban mo si Kyrie, yun talaga yung una mong gagawin, di ba? Mission mo yun eh, na gugulin mo siya. Farming yung batang yun, makulit yun. Bubuwat yun eh. It's up to his teammates na paano siya paano mangyayari yun. Ngayon, after nung season, nung M3 na, paano ba si Kyrie as a teammate ng mga bandang, M3 na parang ano na kayo, parang kaya niyo na manalo pero ganun, kinakapos sa dulo? Sa akin, ano lang eh. Wala naman, wala akong napapansin sa akin. Ganun pa rin siya talaga. Wala nang bago pa kahit tonte. So, bakit kaya ano ba sa tingin niyo? Dahil ba siguro doon pag seryoso. Seryoso na. Serious mode din kasi kami. Mali lang na punta si Kyrie. Mapasawa yung mga kampi niya eh. Mga sarap, makukulit eh. Makukulit kami eh. Pero nung mga M3 na, mga pero seryoso ganun, na kami sa playoffs. Seryoso na kami. Pero kumpara sa normal, ano? Tapos apat kasi kayo. For me kasi. Alam mo naman yan eh. Si Coach pa, sumama pa. Di ba? 5-1 na pala yan. Si Coach pa. Loko-loko rin yung si Coach. Dakilang Falcons talaga yan, no? Yun nga ang tagasalisal. Pag wala sa mood si Kyrie, mag-utosan si Noe. Hindi, ang utosan niya ako. Sa sobra. Utosan ko si Noe. Asa rin si Kyrie na princess. Sa sobrang ano nga na. Magwawala. Hindi magmahay. Mag-iinit. Ina. Ayun, gising na. Sa sobrang ano nga namin, kupal namin, sa sobrang dami namin kalokohan. Ano, minsan, hindi na namin napapaniwalaan yung isa't isa. Hindi na namin alam, totoo ba sinasabi niya ito? Huwag ka maniniwala. Ayun, ano, grabe yung sobrang taratado namin. Kumbaga, alam na namin sa isa't isa pag totoo, ay, peki, ano yan, wala yan, di totoo yan, sinasabi niyan, pegtitribang. Wala nang naniniwala. Wala nang naniniwala, kahit yung mga jowa namin, di na naniniwala yun. Kahit sino. Ang pinakawala lang naniniwala yun sa akin eh. Ako, parang ang last ko mag-invento ng ano. Nagagalit na, wala nang naniniwala. Pag nakita niyo yung chat namin ito ni Marky. Si Kyrie nga, nahilo-hilo na eh. Totoo ba yan? Si Kyrie, nabaliw na sa amin nun. Nung hindi, ano, hindi niya alam kung kanina siya maniniwala. Kaya Ralph, totoo ba to? Kaya Marky, totoo ba yung sinabi niya? Lahat, kaloko. Si Coach M kasi kahit siya mismo, ganun. Oo, nakausap. Pero si Coach M naman, sa labas lang naman. Sa laro. Yari tayo dun, papatukan tayo dun. Susuntukin ka dun. Yari tayo dun. Kaya di kami nabibiro sa loob ng laro. Sa ano lang, sa labas lang. May nangyari, si Miko. Naalala niyo yun? Yung tarantado, yung Atlas. Yung Atlas, nag-ulti dun sa may base, walang kalaban. Sabi niya, ito, huli, tingin. Galit na galit si Coach. Doon ang unang nakita si Coach na bad trip. At ito yung totoo yung bad trip ni Coach kasi nag-trip si Miro. Totoo talaga, ayaw niya talaga. Sa may base na to. Sa top. Tonight, so yung well, sa may base na kalaban. Tingin kayo. Mahuli ako, walang kalaban, patay lahat. Puta, nag-ulti dun si Miro, nag-flicker ulti. Oh, wala lang. Ayaw niya na. Natapos na namin. Battery po si Kucho. Yung laro na nila, laro pa. Well, siyempre naman. Screen naman na tayo. Totoo naman. Pero natapusin na lang kasi namin. Kumbaga, kampante na kung kahit anong gawin. Nang gagago si Miko, tawa kami ng tawa. Okay lang mag-enjoy sa game, pero yung wag yung ano. Kami tawa ng tawa noon. Pagtapos noon, lap trip. Pero, siyempre, si Coach. Serious mo. Lahat kami. Yun ba, ano, tigil ang tawa na namin eh. Nung, ano eh. Nung nakita namin si Coach, yun, tama na, wala nang lokohan. Tama na. Serious mode na. Pero sobrang lap trip talaga nun nung ano. Uy, probably mong TP yun. Well, anyways, tsaka na yan. Mamaya na yan. Tapos yan, para ano? Ano na tayo? Stories pa kay Kyrie. Baka ano pa dyan? So ako, yung story ko kay Kyrie is yung sobrang sipag niya. At masasabi ko, talented na bata din talaga. Parang maganda talaga yung, kumbaga, mindset. Pero, ang pinaka masasabi kong reason bakit siya successful, ay, yung disiplina. Ngayon. Disiplina ni Kyrie. Hanggang ngayon. Nagbabago. Pero, merong kakakaiba na kwento nga doon kay Kyrie. Yung willing pa rin siya mag-step down. Yung nga yung kay Flick, yung mga moments no, na yun. Season 9. Tsaka yung part na siya yung nag-decide na mag-post for nung season 7. Oh, yun. Basta yung willingness niya manalo. Willingness niya manalo talaga. Gagawin niya lahat kahit mag-adjust ng role, kahit anong role niya. Gagawin niya. Wala siyang pake. At gusto niya lang manalo. Ayun, salute niya kay Kyrie. Malupit niya talaga si Kyrie. Respeto. I guess, yun nga talaga. At maganda pa niyan, bilang isang tao, yun naman din malupit kay Kyrie, no? Kahit ang pogi-poging bata. Sobrang loyal ng tao. Yun.
notable kay Kyrie. Wala, malabo yun. Oo. Maganda pagkaka, ano sa kanya, kumbaga, pagkaka... Pagkakulma. Pagkakulma. Napakabait na bata. Tsaka pag ano, pag sa trabaho ko nyari sa ML, focus lang talaga yun, hindi niya naisipin yung jowa niya. Wala siyang pake sa lahat. So, focus lang sa goal. Ayun yung maganda sa kanya. Jowa lang. O, yun ang hindi niya nagawa. Uy, sinaka mo kami. Charot lang. Hindi, pero syempre, yun yung maganda kay, ano nga naman, kay Gary. Hindi, I mean, kung naman yung... Kasi ano eh, bata pa siya, ay, wala pa nagtuturo masyado dun, ha? No? Ang, siguro kasi, pamilya niya lang. Ito kayo mga nasa ML kayo, alam mo yung mga sikreto, yung mga, talagang mga, sikat na sikat ang... Pambababae, panglalaki. Ah, oo. Sa ML community. Oo, grabe. Kahit anong level ng pagmumukha ninyo or ng laro nyo, ganun. Walang ano, walang sinasanto. Ah, tama. Ito si Kyrie, imagine mo, top 1 global na siya sa laro. Top 1 global pa sa mukha. Oh. Wala naman kami, nung season 8 naman, wala naman problema. Wala dami siya sa gusto dyan kay Kyrie, pero wala siya pakiram, focus lang siya. Yun ang namamahaw kay Kyrie. Pwede niyang abusuhin yung ano niya. Kagabuhan, no? Maraming mga kababae. Oo. Kahit, diba lagi natin pititiripan yun? Oo nga. Si ano eh. Babaero. Lagi natin, uy. Kahit hindi siya babaero. Kaya may nagagawa siya. Susuntukin niya pa. Pero nababatrip siya pag tinasaw siya babaero. Nababatrip siya. Kaya kami natutuwa kasi nababatrip. Kailan niya makinasaw. Binabatrip namin siya. Yun yung goal namin. Nababatrip siya. Pero, sabi niya, suntukin ko pa yan eh. Sipain ko pa yan eh. Talagang wala talaga siyang pake. Okay. Kahit sino kasarin mo sa kanya, ipakita mo pa yung picture. Bumabatrip nga lang siya. Tapos hindi rin siya yung ano, yung may mga, hindi siya take advantage. Diba? Wala. May mga ganun. Diba? Yung parang... No, good boy talaga yung bata. Yeah, may mga fan, na papadalan siya ng ganito, ganyan. Wala siya. Ayaw niya. Ayaw niya nga eh. Siya pa maayaw, diba? Maano talaga itong bata. Yung sa podcast ko, ganun eh, parang ano... tinanong siya nung gusto mo parang ano. Ayun, sinabi ko sa podcast, ayun guys, padalan nyo. Tapos bigla niya sinabi, ay, ayoko na pala. ayoko na pala. Ayoko na pala. Very smart. Kaya ano, yun yung notable kay Kyrie. Tapos, nalagaan niya yung pamilya niya ngayon. Tsaka yung ano, yung cute na cute na bata. Yung kanyang kapatid. Si Kyler. Si Kyler. Miss ko na yun. Si Kyler. Ang tagal namin na kasama nila rin sa bataan. Ayun, nga pala. Tumambay pala. Tumira kayo yung ano kayo doon. So, miss yung botong. Kyrie, the best ka. Kaya miss ko na yan si Kyrie, si Coach, si Baloy. Ano, agresibo yun. Nanuntok na lang bigla yun. Namamakyo. Kailan kaya tayo makakompleto, no? Ay, huwag naman sana pag may nahimlay. Uy, huwag yun. Parang yung usapan yun. Sino ba nagsabi nun? Sino magsabi nun? Hindi ko alam. Basta may nagsabi nun. Ako, di ko nga alam eh. Basta may nagsabi nun. Huwag naman ganun. Ikaw, si Boss Mark yun? Hindi ako yun, di ako. Bakit yun? Anyway, sana pag umuwi itong sumama. Hindi, busy pa eh. Ito kasi pala, hindi na uwi yata. Si Baloy, inis na na mukha. Hindi na uwi yan, may jowa. Walang kaya, alaga, kahit stress. Stress sa laban. Stress sa laban. Oh, 1-1 naman sila. Okay, napag-usapan na natin si Baloy at si Kyrie. At MVP na naman. At ang MVP natin yan, si Baloy. Si Baloy, naka-tune. Power spike na yan, 4 days. Ang ganda ng mga sipa. Ganda. Pwede ka, ha? Kailangan natin pag-usapan si... Daddy. Si Papa. Si Peipa. Respect yan. Super respect yan. Wala na masaya pa din. Okay na. Tapos na. Ang umarang giba dyan. Ayun ang tinuro sa amin. Pag may umarang, pagbugin. Ang tinuro lang sa amin yan ni Coach Eb. Pangupa lang. Yun lang tinuro niya sa amin. Wala nang iba. Pantarantado lang ng kapwa. Unang-una. Mangapak lang ng kapwa. Pinaka... Kaman na yung respeto ng mga ano. Pinakamala lang ginawa sa amin. Kaya kahit anong mangyari, papalag at papalag ako kay Coach Eb eh. Siya yung nagpahuso ng Richest Caster eh. Kaya pala. Lahat na ng caster naging mayaman eh. Okay. Walang niya. Di ako mapaniwala doon. Grabe. Indonesia, Malaysia, lahat. Lahat sinasabi ganun. Lahat sinasabi. Lugi dyan eh, no? Ikaw, Chef. Egos. Kahit pagtulungan na namin yan, putik na yun. Pag rumibat yan eh. Wala, lugi yan eh, Coach. Kaya pag ganun eh. Every time na, kunwari, si Manjin inuudyo ko siya, ay, pasayawin mo yan si Eva. Mas masaya naman siya. Yung creepwalk. Ay, baby. Oh, favorite ko yun. Oh, creepwalk. Pero kung usapang paldo lang, guys. Eh, siyempre, alam mo yung kay coach na yan. Matik na. Hindi, lahat ng mga, yun, binasan nyo. Sabi, ito, meaning ko na,
yung pangasar ko na midnight. Totoo namang paldo siya, pero hindi naman ganun kapaldo talaga. Sinasabi niya pa, paldo. Sweldo niya lang daw 20K. Ano yun? Ay, pambihin. Naulik pala tayo niya na. Naulik pa lang. Walang nga yun. Hindi nagbabago. Sinungaling. Buong season, di, ganun yung sahod niya, 15K. 15K, 20K. Sinungaling. Sinungaling. De, pero yun si Coach, malakas man trip yan. Kaya tinantitripan din namin yan as much as we can. Pero syempre, ang treat kasi ni Coach, ginagawa niya yan para ma-break yung ice. Kasi, siya naman mismo nagsabi, kapag napansin niya na parang may bad mood, ay, ayun yung pinakaya. Yung magaling siya, ano. Sobrang lupit ni Coach. Nung nagkaroon ako ng ano, family problem, or kaya, and financially problem nung time na yun, nakapagad ni Coach Yib na, na problema, na, problema ako. Meron siyang, way na mang checkping. Sobrang tindi nun. Magaling yun si Coach. Nag-away kayo ng jawa mo. Alam niya yun agad. Wah, kikilitiin ka niya pag di ka nag-react. Ayan na yan, basado ka na. Nangingiliti yun, as in, literal na nangingiliti. Alam mo na, pag di ka nag-react, alam mo na. Pag natitig na lang sa'yo yun, nititiga, tapos biglang... Oh, yun, tititiga na niya. Body language niya, kabisado niya. Lahat. Wala kang, hindi ka mapagtago. Hindi ka mapagtago. Tapos, ang gagawin niya yung best niya para mawala, maayos yung mood. Pag hindi, tapos, ayun, hanggang dulo, hanggang hindi ka pa maayos, parang doon ka na niya kakausapin ng one-on-one. Parang malala, malala talaga yung ano. Pag malala na talaga. Pero bilis nga may mapag-reset nun. Oo, bilis mapag-reset. Oh, sobrang lupit nun. Hindi, siyempre hindi naman din maiwasan yung mga may mga individual diba? Problem. Hindi lang sa in-game mo kaya sa ano, diba? Outside game din. Kaya ang bilis lang namin mapag-reset. Kumbaga wala namin po problemain, dire-diretso na lang kami ng laro. Hindi ko alam kung mag-agree kayo sa akin, pero para sa akin si Coach yung pinaka-completong ano, pinaka-complete na complete coach. Complete package. Kasi parang hindi mo na kailangan ng life coach, kaya na niya yun. Kompleto di, talaga. Hindi mo kailangan ng mental coach kasi meron na siyang experience doon at meron siyang sariling diskarte para mapalabas yung mental fortitude mo. Tapos draft niya, sobrang solid. Macro niya, nandun. Yung micro niya, hindi niya mapapakita on a personal level, pero mapo-point out niya sa'yo. Nagtuturo din siya micro, di ba? Lahat, tuturo. Lahat. Pero meron team, ano siya? Macro talaga yun. Macro, tas team chemistry, yung bonding talaga. Pero, yung mechanics kasi, sa player naniniwala siyang ba't matuturoan yung player, mas magaling sa'yo yun. Ganun yung mindset niya. Pero, yun yung maganda yung coach. Pero may way siya. Yung tinatanong niya, mas maganda ba itong gawin kaysa dito? Yan. Sa micro. Nagtatanong-tanong din siya. Hindi lang siya yung laging siya yung nagbibigay. Nagtatanong siya. Sa lahat ng mga coach na nakilala ko, siya yung pinaka-complete. Di ko alam kung mag-agree kayo. Agree ako talaga doon. 100%. May coach. Buti, tinanong naman, 0-13 siya na paano niya kami. Napa-M3 niya kami. Tsaka feedback din ng mga dati niya. Walang pangit na feedback. Lahat maganda talaga. Sa, ano, coach, kaya naman talagang nakakapagtaka yung mga hit. Ang daming, noong time na nag-hit ko. Mas yung, lahat kayo nag-post dun eh. Nung may time na binaba siya na malupit. Yun nga lang kasi, minsan talaga walang preno yung pang-upal ni Coach Yip. Kaya siguro talaga. Kaya mga time na yun, medyo na bas siya noon. Nangyari nun? Yung, basta yung, parang din, dinefend lang naman, hindi naman siya nang-upal na, pero dinefend niya yung si Kyrie ba? O si, yung sabay, team. Sabay, yung mga nababas siya sa Onyx dot. Depende si Kyrie. Pagkatanda ko, si Kyrie. Parang ganun. Basta meron na yung weird na binas siya, tapos parang galit na galit sa kanya mga Pinoy. Maintindihan talaga. Ayun, yung turo sa atin ni Coach, diba? Coach na huwag napansinin yung mga yun. Meron yun. Alam mo talaga yung actual issue. Pero parang ganun eh. Nabas siya nun eh. Tapos parang gumawa kami yung podcast nga nun about that eh. Baka yun yung yung nanalo sila ng MSC. Yun nga yun. MSC, may champion sila. Tapos may... Marami nagalit sa kanila kasi... Kasi parang may nasabi yata siya dun sa mga basher ng Pinas na parang pag-uwi niya, parang something like that. Nakalimutan. Parang something like that. Wala, lahat naman kasi ng normal naman. Kumbaga, onting mali mo lang ng salita sa social media, butas na. Tama, kahit mali. Kahit nga hindi mali, basta mali lang yung pagka-deliver, nice din eh. Kasi tinalon niya kasi yung blacklist. Tsaka Eko din. Kalaban nilaglig niya parehas yung Pilipinas ko. Tapos blacklist finals. Tapos parang syempre butthurt yung mga Pinay fans nun.
Kaso hindi nila alam yung tunay na impact ni Coach Chip sa mga players kasi. Kaya yan. Kaya ngayon na hindi sila nakapag-final, naisip ko, malungkot syempre, pero tingnan nyo muna yung mga na-achieve niya. Oo. Oh. Ang bihira. Mag-salita. Bago tayo mag-go dyan. Wala lang pumuna sa kanila kahit ano eh. Oo. Oh. Wala na eh. Parang it is what it is. At ang pinaka-trade ni Coach Chip, kahit feeling ko kahit sinong team na ano, kahit sa mapuntang team yung supportahan ko yan, kumaga. Tapos alam ko na may transformation sa siya mapunta. Pero feeling ko naman, stay pa naman yata yun sa Onyx. Nagpapataas mo ng net worth yun eh. Wala na, hindi na kailangan niya eh. Hindi na kailangan. Ano lang eh, kumaka. Magpapaano pa yan, 7 digits no? 70. Papa, billion lang saglit pa. Billion lang, para. Joke lang, syempre. We love you, Coach Chip. Shout out, Coach. Kita kits. Pupunta namin yung anak mo, kahit alam namin talaga sweldo mo, kahit. Pahit na ngayon, ha? Ano na ngayon? Uy, susuntukin ka niya, no, ni Coach. Medyo tumaas na eh. Sabi niya, mga 30K na daw siya. 30K USD, siguro. Susunod, tatanong natin pagpunta tayo sa Cavite. Wala kang makukuhang matinong sagot dyan. Malabo, malabo yan. Kahit si Ate Hart, yung asawa niya, no, parehas lang po yan. Ayo. Parehas lang kahit tanongin yung pasweldo ni Coach Ib. Kung mag-asawa nga talaga sila. Mag-asawa, bagay na bagay nga talaga. Bagay na bagay nga naman talaga. Nakakulit na, wala. Nag-connect na eh. Siyempre si Coach Ib. Inano na eh. Oh, gano'n kaya kulit yung anak nun, no? Sa Ali. Uy, shoutout sa anak ni Coach Ib. Oh, okay. Uy, hindi nyo pa nakikita ako. Nakita ako lang. Uy, tratado ka, nauna ka. Nauna. Siyempre, mauna ako. Kambira nun, nagayaan may scream eh. Kaya nga. Ano kaya yun? Paano dun? Paano kayo makapunta nun? Ayo. Dumayo ako nun eh. Magkasama tayo ng coach, diba? Oo. May ano, paano natin sasamahin. Anyways, ayan, coach, pagka-uwi mo, alam na this. Pupunta kami sa Etibak, sa base mo. Sa base mo, puto. Oo. Yan, yun yung mga bagay na masabi natin about kay Coach Ib. At pinaka-inspiring kasi talaga yung comeback niya. Na sobrang inspired ko kay Coach Ib. Tinalo ko pa yung record niya. Panis. Mas malupit yung comeback mo, Coach. Sana. Uy, malupit ang comeback mo dyan. Paayon ba yung comeback mo dyan, ha? No, ang hirap tapatan talaga. To be fair naman kasi, kahit naman nung yung pagkatalo niya kasi salam, di ba, sa COVID and everything. COVID. Tapos, Tatlo per week. May apat pang disaster nga. Apat pala. Oh. Dalawa sa isang araw. Yung pinakamalala, yung apat. Talaga yun. So, talagang salam kung salam. Pero yung comeback niya dun sa Onyx, kitang-kita ko naman lahat ng mga nagawa niya sa dun sa organization. At hanggang ngayon, siya pa rin ang idol ng lahat. Hanggang ngayon, siya pa rin ang tinitingala. At we still wish him well. Ayun. Sana yung mga pagbabash nyo or mga comments sa Coach Chip, sa inyo na lang yan. Kasi iba talaga yung ano. Kapag nakilala niya siya as coach talaga, yun. Solid. Baka din yung masabi yan ulit. Baka din masabi. O, tama. Kahit hindi as coach, basta makilala nyo. Oo, tropa. Tropang dikit. Payat nga lang niya ngayon. Sabi ko nga, das nag-ahit pa. Iba yan. Payat mo si Coach yan. Malaking katawan. Pag nakita mo, minus 10 years. Malaking katawan. Yeah, pakita ko sa'yo. Ano ba to? MPL... Ano may kahapon? Kahapon ba yun? Oo, kahapon. Laban nila ni Big Onyx. Okay. Makikita yun dito. Payat, grabe nakaka-ano. Parang dito to. Mas magulat ka, mukha na niya ulit ni Berwin Mayne. Kala niyo ba yan? Ayun, coach. Yung pinulat mo kanina. Ito? Yan. Second series sila eh, no? Ang pogi eh. Artistahin na eh, no? Batang-bata. Hindi na Kulotsky eh, no? Hindi na Kulotsky. Tapos walang ano. Ano na, sana? Oo. Uy, katira yan. Si Chandra ba? Ay, sorry. Gulit na gulit yung mukha. Ano, no? Oh, simula. Loiba. Coach Bla, pinakapaldo din. Ay, oya, yan. Pinakapaldo din yan. Sige, tahimik lang yan. Tahimik lang, pero yung ano niyan. Tahimik lang yan. Kilala ko na yan. Pero yung sweldo niya, nanununtok, no? Nanununtok yan. Papatoyin ka niyan. Nagpapayaman din. Inay na si Oche. Uy, ba't simula yun na naman? Unahin kaya na. Unahin. Papakita natin. Ayan. Ayun. Oh. Batang-bata. Batang-bata, minus 10 years yan. Batang-bata, parang si ano, parang tropa lang ni Kyrie. Oo, diba? Bakit sobrang payat ni Coach? Parang siyang yung feature niya dati, yung pinag-tripan natin siya. Yun. Onis. Oh, Dilar, ano ka ngayon kay Coach? Ano, ikaw pabaliktad. Nagkabaliktad ata. Nagkabaliktad. Bago kay Coach. Kung makita nila yung chan ko, guys. Yung chan ko, parang chan dati ni Coach Ib yun, ha? Yan.
Okay, so ito guys, nandito na tayo sa last portion naman na manonood na kami, manonood na kami ng laban ng Geek at RRQ. Currently 1-1. Sino sa tingin nyo na lang bago tayo magtapos dito? Siyempre, Geekpam. Geekpam yan. Geekpam. Geekpam tsaka... Second ano. O sino yung isa? Sino isa? BTR siyempre, nandun sa'yo. Ayan. Oh, eh. RBT tsaka si Wura. Bulong to. Sa Geekpam daw yung puso sa ano RRQ yung pera. Ulang hiya ka. Kupal. Mapatayin kita. Mamalasing ka. Hindi, ano yun? Antay ano yun? Mamalasing ka. Antay sa alam yun. Alam nyo naman kung sino yung chinichir ko, di ba? Tama. Sige na nga. Sarap ko si Delare. Kung sino yung binoboto niya, laging olats. Basta yung pera niya sa RRQ. Bumoto ko ngayon Geekpam. Mali. Yung RRQ pala. Paano na lang? Pambon ka na lang. Yun na lang. Yun na lang wish namin. Uy, mananalo yung Geekpam. Ano, wala ba ito? Pambon ka. Pambon na lang, boss. Yun na lang. Yun na lang masabi ko dyan. Pakawalan mo na yan. Pakawalan na yung mga kalapati natin dyan. Bakit tayo magtapos? Meron ba kayong mga ipapromote, guys? Shoutout nyo muna. Shoutout nyo na yung mga dapat shoutout nyo dyan. Shoutout sa mga kalapati ko dyan. Shoutout din sa mga sumusuporta sa akin, pati sa pamilya ko. Tsaka, abangan nyo ba, mag-live-live ulit ako, magpapamosa ulit ako. Sige na nga. Shoutout din sa family ko, tsaka sa patid nyo. Yun lang. Kay Ninyo. Oy. Bata ko yan, tsaka kay Utak. Uy, ano yun? Ano yan? Wala, tiyatanong ko lang. Sira ka pa naman ako. Bakit nakalimutan ka eh. Sira ka naman ako. Sige na nga, sige na nga. Tsaka kay Baloy, good luck. Sana mga M6-0, syempre. Yan, o. Tsaka kay Lakaya rin din, tsaka kay Kochev. Uy, wala na sila. Next season, next season. Sige. Bawi, kikita-kits tayo dito. Kenobi. Kenobi, Miko. Si ano, Nuitski Sakuragi. Kay Bimo, kay Miko. Kay Hito. Walang Ligo. Sa mga former teammates na. Hito, ang pangit mo. Pogi yan. Ikaw, wait. Mayroon ka ba shoutout? Shoutout sa family ko. Uwi na ka dyan. Shoutout din pala yung ano, yung mga katin ko. Sa Blacklist, shoutout din sa inyo. Kasi ano eh, nagpapa-shoutout din sila. Sino yan? Mga sila Perks. Nagpapa-shoutout din sila yung bag sa podcast eh. Follow nyo yung ano nila, yung mga social media ko nila. Si Perks, si JM, si Haji, famous na yun. Wag na yun. Ah, wag na yun. Sige. Si Gio din. Si Jorge, wag na rin. Yan. Si Gio, pinanood yung live natin. Ay, sila ano. Gio, hello. Boss Tristan. Oh. Kay Boss Trep. Shout sa'yo. Pati kay, ano, ayan, mga laging nanu, taga-subaybay ko. Mom-sim. Ayun. At yan. Sige ba? Ikaw, mama. Wala. Shoutout. Hindi, sa mga TNC. Atin ba, basta yun. O, NTC. Shoutout. NTC. Bawi tayo. Tinalo lang natin record ni Coach Eb. Bawi tayo next season. Mom-sim. Shoutout kay Ryan Kel, baka magwala. Ayun. Oh, sinimulan na. Tumoy, bago balik. Shoutout kay Kayla. Kasi ano. Get lang, Kayla. Ginaya lang ako. Shoutout kay Kayla kasi ano eh. Sabi ko, pumunta na ako podcast. Tapos gulat siya. Nung nag-chat ako, nandito na ako. Nag-chat ako na ano, na ilang araw ako dito matutulog. Yun. Nagalit pa kayong panga. Uy, sinungaling ka. Sinungaling ka. Shoutout dito sa katabi ko, pinakupol na tao sa mundo. Pinakupol lang guys, si Dilara. Oh, shoutout sa katabi ko ha. Mas kupol pa kay Malupitan guys. Ayun na. Okay, ikaw mo naman shoutout. Yeah, oks na ako. Sige mission duplet na ako. Si Kiluwa din yung shoutout. Wala, di nakakanood yun. Nakapin ko na lang yun pag uwi. Sige na. Okay, sige. Yun na. Nice G. Kaya namin. Bye-bye. Woo!